content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Ayan, we're now live sa YouTube. Ayan, sa YouTube muna tayo. Makasalanan ng hapon, Brad Carlos and Brad Lone Warrior. Bati muna kayo. Gandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at makikinig. Ayan. Mga tinamak. Maulan, maulan, no? Maulan, no? Ulan. Oo. Si Bagyo eh, Bagyo yata. Bagyong Egay ba, pangalan? Oh. Grabe, yung mga nasa probinsya, bumabaha. Oh, sa Ilocos, oh. Sa North. Oo, oh, sa North. Oh. Pa-North. Doon, yan. Oo, oh, oh, para ka pa lang si ano, Broccoli. Ah. Si Cap, Cap, ano? Kilala mo ba yon? Si Cap, ano? Si Cap? Yung palaging galit. Oh, Cap, ano? Si Ninyo. Yung, Ninyo. Si Ninyo, oo. Oh. Barzaga. Cap. Pa-North. Ayan. Oy, no offense, ah, Brad Carlos. Oh, no offense, Pa-North. Brad Carlos. Ay, boke yan. Ay, boke yan. Ano lang yan. Ginupitan ko lang. Hindi pa ng Pa-North dyan. Pag ano pala, medyo nagkakaedad, tumataas yung hairline, no? Yung sa akin, hindi ko akalaing tataas, eh. Hindi, baka lagi ka naka, ano, naka ganun yung buhok mo, baka lagi mo inaano, kaya tataas yun. Oo, oh, naka-clip naka pony. Oo, oh, ponytail. Eh, tama ko, hindi yun. Naman tumaas yung hairlines ko, pero, ewan ko, mataas na ba? Parang hindi naman. Parang normal pa rin, pero sa akin, maganda. Parang sa tayo, edad all mo siguro. Oo. Si LeBron James nga eh, lakas-lakas nung tao na yun eh, di ba? Pero ang hairline niya, pre, 'di ba sila Michael Jordan? Oo, sobrang taas, sobrang taas. Gilid na lang. Shaggy. Oh, nako, ganun talaga. Ikaw ba, Badlo? Hindi pa kita nakita eh. Kahit kailan eh. Mapalad ang makakita sa iyo. Mapalad ang nakakita at hindi, ano 'yun? Mapalad ang hindi nakakita at sumampalataya. 'Di ba? Wala kailanman nakakita sa Diyos. Wala kita kailanman. Oo, oh. Oh, kundi ang anak. Oo, maawa. Ay, ano pala mo, Koli? Binabati pala natin yung ating mga nanonood, ano, yung ano pala natin. Especially, yung paalala natin palagi sa ating programa. Like, subscribe, share. Yan. Tapos, yung ano din, Broccoli, supportahan din natin ang gawain sa pamamagitan ng panonood ng mga komersyal. Yan, walang bayad. Wala pong bayad ang pag-play ng ads. Oo, ganoon talaga. Oo. Kaya kailangan natin 'yan masagawain. Oo, gawain. Oo. Ay, saka nakikita mo ba yung Broccoli? Nakikita mo 'yan yung mga nag-a-ads sa'yo, hindi? Nag-a-ads? Oh. Anong ad? Yung lumalabas sa ads, yung ad. Oo. Oh, ads. Oh, ano-ano? Kung ano-ano?
Ah, depende yun. Depende sa nag-click kung ano yung algorithm pinapanood niya. Ah, okay. Oh. So, madalas, ano, Chicken Joy, Jollibee. Jollibee! Bacon and men! Ang palagi ko napapanood ng mga commercial ay mga Shopee. Shopee. So, baka may naklik ka na Shopee. Oh, yun na nga, oh, Shopee. Product. Madali lang naman, segundo lang. Pwede na yan, segundo, dalawang beses o oh, 1 minute. Ano? Okay yan. Oh. Oo. Okay na yan. Saka wala. Barya, Brad. Hudlon. Sobrang barya. Ito ah. Si Brad, ano, yung episode natin na Brad Josel, yung Halukay Ube episode. Halukay Ube? Oo. Sabi niya, pakitanggal po yung video. Kasi, ano, medyo na-hot seat ako, sabi niya. So, wala nang problema sa akin. So, tinanggal ko. Tinignan ko yung revenue. $4. Magkano yan? 200 pesos. Ano yun, ha? 1 year ago na yun. Ganun lang kaliit. Tapos sabi ko, magbubuwis ba ako ng buhay para sa $4? So, oo, yun. Paano yan? Ganun, kinonta ka? Kinonta ka? Oo. No, may guess yun. May guess yung ano. Hindi kasi hindi niya natanggal yung picture niya. Hindi niya natanggal. Ah, oo. Yung may portion doon. Ano. Pero yung... it's still available in ano Spotify. Yung audio version. So Spotify. Pero we respect your ano mga suggestions na lalo na ganyan may mga threats or nasisira pamilya niyo ganyan. So no problem, 'di ba? Wala naman tayong kinikita halos dito ng visit na 'yan. Buwis buhay, 'yan. Antay mo lang. Antay lang pag nag ano 'yan, nag-boom 'yan. Oo. Ano na tayo pala? We're at 93rd episode since nag-start tayo. Malapit na. Malapit na mag 100. Oo. Grabe. Pag naka 100 ba, pahinga na tayo. When do we stop? Hirap. Marami pang mabubuksang ano, isip. Dumadami. Nararamdaman ko eh. Oh, mga parang ano, Bukoli, parang yung ano, yung parang at least may napapakinggan sila na akala nila nag-iisa lang sila, ganun. Mismo. Diba? Di naman agad-agad kasi yun eh. Parang something at least, yun. Di ba mayroon na marami ng ano niyan, Bukoli, yung marami ng nag-testimony niyan na ginagawa nilang ano, sounds sa kanilang opisina, ganun. Mm. Yung ano, white noise. Music. White noise daw. Background noise nila pag nag-work. Kaya kahit 2 hours pa yan, minsan bitin pa kasi natatawa sila. Yung Shopee delivery driver, meron daw nakikinig daw siya habang ano, nagde-deliver. Oh, yun na nga, yun na. Nakakatulong kahit papaano. Oo, yes. So, yung mga gustong sumali, may link po diyan sa chat board. Paki-click na lang. And ingat na lang sa mga pangalan kasi iba ayaw magpakilala. Yun. So, Zoom po ito, i-rename nyo na lang po. Saka yung camera. Nako, hirap minsan eh. Pagbukas niya ng Zoom, sa pool yung mukha niya, nakita siya. Tapos i-message ako, bro, nakita yung mukha ko, paki-delete naman yung mukha ko. Eh, live po ito eh. Mahirap i-edit to. Mahirap i-edit. Yung parang 2 to 3 seconds na kinat ko, nako, ang tagal mag-processing, maghapon mag-processing. Rendering nun, no? Tagal nun. Rendering. Yes. So, ingat lang po. So, sali kayo. Sino bang mga nandito sa chat? Batiin naman natin. Badlon. Mark William. Hello. Camilo Santos. Cyrus Camilo. Maria Swims. Sino to? Romel. Maria Wim. Maria Wim. Hello po, mga kapatid. Yan. So, kanina, nag-post ako ng TikTok. Nakakatuwa pala dun sa TikTok. Yung mga sasagutin mo yung comment, may ganun eh, reply with the video. Sinabihan nga ako na, ano, tunog, tiwalag ka, sabi sa akin. Tunog, tiwalag, oo. Oo. Buhok mo pa lang, alam na hindi ka nakapatid. O hindi naman talaga ako nakapatid, pero Brad, ang tagal ko dyan, 21 years ako. And you cannot deny na. Ang hirap eh, no? Ang tagal-tagal mo nag-silbi dyan sa iglesia, tapos
nagpahaba ka ng buhok minsan, eh napakasama mo na. Nasilip agad nila, no? Yun agad ang tinignan. Kumbaga, Brokoli, naalala ko na naman sabi ni ano, Manalo. Sentensyado ka na sa apoy! Oo. Wala sila. Saka parang paglabas mo na iglesia, eh, ano ka na? Parang kriminal ka na? Kadiri ka na? Hindi ganun eh. Pag-ibig nga eh, tumutulong nga kayo sa mga tagalabas eh. Pero iba ang dating ng galing sa loob, palabas. I think all religions have this mentality. Oo, may ganyan. No? Oh, hindi naman din lahat, Bukoli. May ibang mga religion na medyo liberal ang kanilang style, baliwalawan, lumalukahin. Sa Catholic. Okay. Oo, tsaka yung iba din. Meron din ibang mga ano, certain sect na parang wala lang, okay lang, trip-trip lang, gano'n. Lalo na yung mga universalist na klase ng ano, mga oasis, gano'n. Ano-ano lang sa kanila, trip-trip lang. Meron din yung Pastafarian, di ba? Oo. Di ba, Bakuli? Ayan, maganda din. Mac, eh, Mac. Ano din sa kanila eh. Ano lang, chill-chill lang. Trip-trip. Ah. Oh, pero meron natin talaga din, Bakuli, na talagang mahihigpit na mga religion, lalo na yung mga masasabi natin, Bakuli, na mga fundamentalist. Yun, matitindi yan. Yes. Fundamentalist, yung makabiblia, tapos ang paniniwala nila, sila lang ang tamang relihiyon. Sila lang, yung ganon, yung mga ganong klase, nako, hindi yan. FLDS, INC. Oo. So parang may levels pala itong mga religions na to. Catholic, chill-chill. Pastafarianism, chill-chill. Ano pa ba? Yung mga Baptist, mga Seventh-day. Mga Baptist, Brokoli, kasi noon, ang Baptist, merong iba-iba din na klase, marami, lalo na yung, merong Baptist na napaka-stricto, yung fundamental Baptist, nako, matindi yan. Talagang masusunog ka talaga sa impyerno, ganun ang kanila. Yun naman ang kanila dyan. Pero sa, pag may umalis ba sa kanila, dinidemonize sila? Ah, depende rin. Pero iba, marami kasing Baptist eh. Maraming Baptist. Hindi mo ma-pinpoint na isa lang or ano, marami sila. Mm. Depende kung yung Baptist na naaniban mo is yung kagaya nung sa Amerika, yung Westboro Baptist. Eh, talagang demonized ka nun. Yung Westboro Baptist, yung sikat na ano, na nagra-rally sa ano. So may mga ganyan. Malulupit. Anong malulupit. Ikaw, Bad Carlos, anong alam mong iglesia dito sa Pinas na sobrang extremist? Ano lang. INC lang alam ko. Tapos nung lumabas lang ako sa dito sa ABD. Ano, yun lang dalawa. Hindi naman yung dalawa. Magpinsan 'yon. Start ko eh. Oh, ngayon magpinsan. Matindi. Kumbaga number 1 INC, number 2 MCGI. Hindi nagkakalayo. Parang ayan. Sa MCGI medyo tagupay kasi ewan ko, doon tayo galing. Kumbaga hindi mo ramdam na ganun pala. Paglabas mo, doon mo lang mararamdaman na almost ano lang sila. Same. Oo. Diba? May subreddit sila. Punta ka sa sub nila. Pag binasa mo, pucha, MCGI to. Diba? Malalaman mo eh. No? Kasi doon galing si kapatid na Perez eh. Sa INC. Oo. Kaya, sabihan ka pati yung mga terms pareho. Napanood ko pala kanina yung kay ano, I mean, nag-post doon sa Reddit ba o sa Discord. Yung kay King. Kaking Cortez, yung short anong video meron? Niya na laban niya, ang kalaban, yung pinaglalaban niya yung sa kasaysayan, di ba? years ago na yata. Oh, yung inano niya, inad hominem niya. Binabihan niya, niya atiista ka kasi, yun, parang so history ang topic, napunta sa religion, inatake yung, ano, oh, may ganung pananampalataya, oh, pananampalataya nung pribati niya. Inatake niya. Doon siya, ano siya, nag-ad hominem nga siya doon. Napunta doon. Sinabihan niya pang atik eh. Sinabihan niya pang atik. Kaya, matindi. Ngayon ko nakikita na ano, nakakahiya pala. Asta mo. Ano eh, best na best eh, yung style niya makipag-debate eh. Kumbaga, ang topic eh, sa history ng ano, KKK or ano, ngayon na yung way ni Brad Eli na pag-aano ng debate, yun ang pinapaano niya. Yung style niya. Ginagaya niya. Natural yan.
ginaya niya yung ano, yung kanyang yung manner ng pagtatanong, manner ng pagsasalita ni Bess sa mga debate. Mismo eh. Ganun nga sinasabi ko na kulang na lang mag-showdown eh. Hamulin na showdown eh. Pag nabasa may mabasa ko. Talo ka na. Oh. Ayan, si Toby. Hello, Toby. Hello, hello. Ayan. Salamat ng hapon. Welcome back, ha. Tagal ka na wala. Si Clancy's. Brap. Hello po. Good afternoon. Kumusta? Yun! Si Ono, si Musya dato. Ono, si Chorus. Sabi mo nga, yay! Yay! Galing yun. Oo nga, ano yun si Musya? Galing yun yung calling. Nag-awit ako na ba kaya? Umawit na kami, numero 30. 30. Masaya tayo ngayon. At tayo'y nagkatipon. Mawit na ilaw. With ating panginoon. Magsimpan. Magapuloy. Pagbayad ng mga lokal. Naniniila kayo na parang si ano Bacoli, si T-Pain yung rapper. T-Pain. Bayan, naiiyak ako sa kakatawa. Diyan mo malalaman ng isang ano yung kapatid eh, pag sa ulado nila yung mga kanta. Diyan malalaman mo original. Yes. Ano, diba? Talaga kapatid dyan dati. Ang isa din ano yung naalala ko noon na yung sukatan sa pagiging ano member dati kung na-memorize mo yung doxolohiya na walang music. Yung doxolohiya na luma. Yun daw sukatan eh. Pag hindi mo daw na-memorize na yun, Broccoli, wala ka ng espiritu. Sa amang kanalan. Sa anak kapurihan. Ano ka saan? Yun sa banalan. Walang hanggan sa espiritong marangal. Amen. Punong-puno pa ng espiritu to. No? Punong-puno pa ng espiritu to si Brox. Mayroong ginagabayan ka pa pala, bro. Ano? Ng espiritu. Sila lang naman nagsasabing wala na akong espiritu. Ayan. Maganda yung topic natin. Dangers of religion. Ayan. Sino ba dito may religion pa? Clancy, may religion ka pa? Wala. Kasi sa iba medyo matagal na. Pag wala ka religion, parang ano, atheist ka agad. Ganun na. Babasahan ka ng titas. Loko yung kausap ko sa ano, sa TikTok. Hindi nga ako naniniwala sa Bible masyado. Sabi ko, pinapaniwalaan ko lang dyan mga history and literature. Pero binasahan ako ng ano, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Hindi nga ako naniniwala. Nako na. Ganun sila eh, no? Ayan. Lahat tayo, walang religion dito. Si Tubit. Ano ba siya? Ano? MCG yan eh. MCG. Mga ka-anib. Ay, hindi ito. Baka mga ka-anib yan. Mga ka-anib sa Iglesia ng Diyos. Kay Kristo. Umanib lang siya. Paligid-paligid. alin doon yung inaniban mo, Brad Toby? Saligid. Yung ano. Yung modern na, siyempre. modern. MCGI. Saan mo ba sa MCGI? Yan yung hindi masagot dito to eh. Saan mababasa? Hindi daw niya sasagutin. Bahil kasi daw, hindi daw ibibigay yung perlas sa mga baboy. Asot baboy tayo. Uy, meron isa. Sino yan? Kasik. Si Cas. So, MCGI is one of the fundamentalist churches sa Pilipinas. And
may nagsabi, hindi daw sila nasa top kasi hindi sila ang tawag doon yung wala silang relevant sa Philippine religion. Mm-hmm. Ang relevant talaga daw, Roman Catholic, INC, saka Islam. Hindi yun, sila tama. Hindi sila kasama sa top. Ang tatunayan nga niya, Brocoli, yung sa zona ni sa Presidente Zona, hindi ka sila naimbitahan doon eh. Yung mga nandun, yun yung mga significant na yung bilang. Yung ano doon, nanalangin doon sa zona. Yun. Oo. But Eddie, nandun pa, no? J.I.N. Oh, Eddie Villanueva. Oh. Nasinador nga yung anak niya eh. Buti pa yan, no? Diba? Eh, busy yata si Kuya ngayon. Vlogging ng motor. Ducati. Ano? Level up, Brocoli. Ano level up? Ano yan? Level up na. Kasi dati-dati, ano lang, Honda-Honda lang. Ngayon, ano na. BMW big, na. Big time na. Ah, oh. Ducati. Yan nga binanggit ko. At pinagtatanggol nila, nag-endorse lang naman daw. Hindi naman daw kanya yun. Oh. Sabi ko, it's not the point. Ang point ko is, ba't ganyan yung inaano sa atin? Parang luxury. Luxurious living. Ang pinopromote. At hindi kaya i-endorse nila yung salita ng Diyos. Diba? I-endorse nila. Mangaral ka sa kapanahunan. Ano yung talata na? Diba? Sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Oo. Tinuturo ni Bas dati eh. Yung meron ka lang makain sa isang araw eh. Napaka ano na, di ba? May mga benefits yung pagiging mahirap. Yung mayaman daw, yung bakod niya napakataas. May security guard pa, may CCTV pa. Di ba? Tapos yung mahirap daw, nasa kubo lang. Natutulog dun. Ang sarap ng tulog. Walang iniisip. Pero kalokohan, minsan yung mga mahihirap din, natatakot din yun eh kung nasa ano kang area, yung maraming drug addict. Siyempre, natatakot ka rin, di ba? Ano lang yun, parang inaano lang ni Brad Eli na yung isang perspective lang, pero hindi yun yung reality eh. Natatakot ka kaya pag ano, mas safe pa nga yung mayaman kung tutuusin, may mga bakod, eh yung mahirap, di ba? Mas nakakatakot yung kung tutuusin. Ewan ko, point na doon, wala siyang, walang makukuha sa kanya. Anong, hindi diba? Ngayon, pag nasa lugar ka ng mga adik, kahit wala kang kung ano man eh, walang makuha sa'yo eh, di buhay mo naman kuhain mo mga yun. Parang lumalabas yan, Brocoli, ano lang yan eh, yung bang apologetics lang din ni Best dati yan, yung mabuti nang maghirap ka, gano'n, kaysa naman yung, parang ano lang, tawag nga doon, Ray, coping mechanism, diba? Parang ano, Consuelo de Bobo. Yun, masana, madaling nga maintindihan Consuelo de Bobo. Ang Consuelo de Bobo tawag nyo. Oo. So, karamihan lang naanib sa iglesia are may hirap. Do you agree? Lalo na noon, ha? Panahon ni Beth. May hirap. Hindi. Yung ano yung concept na yun, Brocoli, na karamihan ay may hirap. Kahit saan naman eh. Kahit saan namang organisasyon, kahit saan iglesia, ganun eh. Diba, tingnan natin sa Katoliko. Sa Katoliko ba, lahat ba ng mga member dyan, mayayaman lahat? May mahihirap din dyan eh. Mas maraming mahihirap din. Iglesia ni Cristo, ganun din. Ano lang yan eh. Pang-ano lang yan. Mga palusot lang yan. Tapos ano, mga pangangatwiran para patunayan lang ni Bes na sila ang tunay. Ganun naman sa lahat ng organisasyon eh. Pag tingnan mo lahat ng iglesia dito, hindi naman lahat ng member mayaman eh. Merong mahihirap. Meron ding mga middle class, ganun. Lahat ng strata ng society, ganun. Meron talaga yun. So, hindi sila special. Hindi sila peculiar. Yeah, welcome mo natin si Mission Kishana Potential sa Kasugod Camilo. Bati mo na kayo, dali. Mission, hello. Hello. Rinig na po? Yes. Oh, nag-mute. Potential, welcome back. Hello. Hello, okay. Hello. Ito na. Ayan. Hello. So, mag-share kayo, ha? Ganda yung topic. Okay, makasala ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Yun. Baka mag-alit na naman yung kanibo. Buti, tahimik, ha? Ay, magalit yung pamangking ko. Sabi niya, bakit po makasala ng hapon?
Pagka daw makikinig sa tito mo, sabi. magandang hapon sa inyo. I hope that you're safe. Medyo hindi maganda yung panahon natin ngayon. Ilang araw na. Yun lang. Yes. Ano ba ang paksa natin ngayon, bro? Dangers of religion. Yan. Maganda yan. Okay. Wait lang. Si Toby. Sige po. May sasabihin. Hello. Rinig ako? Yes. Okay. So, hindi. Kasi regarding sa kanina na pag-usapan kasi sa daanan yung mga mahihirap na members. Isipin mo talaga kung sa paramihan lang ng mahihirap na members, panalo ng ano dyan eh. Catholic dyan eh. So, sabi rin natin contender dyan ng Islam. So, sa Catholic, meron silang non-government organization na yung ano, parang charity nila. Nakalimutan kong pangalan. Caritas. Caritas. So, kung may kita mo, milyon ang natutulungan doon sa Caritas. Nabasa ko kasi yan, kasi meron sila sa website nila, yung parang online na PDF file. Nagbibigay sila ng annual expense report. Ang kagandahan kasi sa annual expense report, at least specifically, sabi mo monthly o annually, na ano nila, na-indicate nila doon kung para saan yung ginastos at magkano specifically yung ginastos. At saka doon sa ginastos na yon, ano yung purpose nila and moving forward, ano yung inaasahan nilang results. Nakikita nyo yan sa Google eh, i-search nyo lang doon sa Caritas Manila, yung kanilang annual report. Ang nabasa ko lately doon is yung sa 2020 version nila. Naisip ko lang ano, kung sa atin, no, sa pinanggalingan natin, magkaroon din sana ng parang expense report. Kasi ang dami nagtatanong, mapalabas man o yung nasa loob, di ba, yung mga closet. Siyempre, marami nagtataka. O, saan napupunta yung ganito? Madali kasi sabihin, ito, napunta yung kinolek natin sa ito, sa itong sitio. Pero kung isi-specify mo sa kanila, mas maraming magtitiwalang kapatid and nag-ano talaga, nagre-respect na bumaba paano yung koleksyon. So, dahil sa ganung ano, proposition, ano, mas gaganan o mas lalong maano yung mga kapatid na mag-volunteer, mapa-financial man yan o sabihin natin labor. Kasi, ang importante dahil sa isang organization yung tiwala. Exactly, eh, kita mo yan, that is my yung point. Ibang mga organizations may mission yung mission statement, ganyan. So, alam nung karamihan saan papunta, hindi lang yung mission, kundi kung natutupad ba talaga yung mission. Yun lang naman, bro. Tama. Tsaka, tama si ano, malaking ang percent ng Pilipinas, 78.8% nabasa ko ngayon lang sa Pilipinas ang Katoliko. So, mas marami talaga ang ano, ang may hirap din dyan. Sipin mo, 78%. Ayun, so, dito ng February, ano lang yan, ha? February 22, 2023. Pag sinerge siya. May factor din siguro dyan yung ang Catholicism is maluwag. Diba? Saka matik yan. Pag bininyagan yung anak mo, Catholic na agad yan. Hindi na kailangan ng doktrina. Sabi nga nung ano, Bukoli, yung si ano, yung bang YouTuber na dating MCGI din na naging Catholic na si Gab, yung Gab, sabi nga. Gab, Oo, di ba? Nag-ano na rin siya, nagpo-programa na rin siya. Sabi niya, hindi daw lahat ng nagsasabing Katoliko. Katoliko daw lahat. Kasi ang tunay daw na Katoliko, yung nagpa-practice talaga ng Katolicism, hindi lang yung... yung problema kasi, di ba, Katoliko, sabi na Katoliko sila. Pero hindi naman sila nagpa-practice ng Katolicism, di nagsisimba. Nagsisimba lang kung may sakit o di kaya naman may kasal, ganun. Pag birthday. Ganun nga nangyari. Parang ganun marami sa Pilipinas. Kasi kung titingnan mo, kung Sunday, saan yung mas maraming tao? Sa simbahan o sa mall? Mas maraming tao sa mall. Ayaw magsimba. Pero Katoliko din yung mga nandun. Kaya yun din ang... Ano yun ah? Bro, ang simba doon, isang oras lang. Isang oras lang. Meron nga 3 times a week. Oo. Meron nga iba, Bukoli. Ano eh, luhod ano lang eh. Luhod kalahati eh. Pagkatapos luluhod, tapos na siya. Nag sign of the cross. Oh, sign of the cross. Oh. Gang sign. 'Yun ang simba ng iba. Sabi gang sign daw, loko-loko 'yun nag-joke. Oo, yung komedyante, Oo, ganun kalaki ang Catholicism. Kanina nga nakikinig ako sa pari eh. Yung may
seven words, last words of Jesus. May natutunan din ako eh. Oo eh. Ang isang natutunan ko, sabi doon, wag mo daw ipagkakait yung halik at yakap ng kamag-anak mo, ng asawa mo. Kasi minsan daw, yung mga gusto ng hug at kiss, sila yung nangangailangan nun. Ay, yung humihingi pala. Ay, nene, sila yung nagbibigay. Ba, hinag ka ng asawa mo. Ibig sabihin, sila yung nangangailangan nun, hindi ikaw. So, sabi ko, okay din tong pari na to, ah. May natutunan din ako. Buti di sinabi, kiss sabay hug. Kaso kasi ang nangyari kasi sa atin, Rucol, pandinin mo na islat ni Bes yan eh. Kagaya niyan sila Bo Sanchez, sila Ed Lapis, di ba mga style nila, mga chill-chill lang na mga pangangaral kay Bes kasi sa demonyo lahat yan eh. Yung mga ganong klaseng pangangaral na yung walang ano, wala hindi ka mahihirapan, napakasimple lang. Yung latest nga, yung bago siya namatay, eh, inatake niya yung taga ano, Bukol, eh, yung bang CCF. Yung CCF na parang founder nila, yung Incheck. Inatake ni Bes yun. Yun ang latest niya pinag-atake. Kasi napansin siguro niya, maraming kuma-attend sa CCF na simbahan. Diba, lumalakas yung simbahan na yan. Kaya nung bago siya mamaya pa, yun ang inatake ni Bes yun. Yung si Saking, yun. Saking, yung Chinese. Pinag-inita ni Bes dati yun eh. So yeah. Parang lalabas pala, siya yung unang basher. So ngayon kasi sinasabi nila yung lumaban sa iglesia, ganun. Eh sila yung unang nambash eh. Oo, diba? Hindi na nila masabi kasi yung Bukoli kasi hanggang ngayon kasi ang piniplay pa rin nila ng mga Bible exposition, mga tanungan sa TV nila, eh si Bes pa rin. Kaya hindi nawala yung bashing doon. Hindi naman nangangaral yan. Hindi naman nangangaral sa TV yan. So ang nangangaral, nakikita pa rin sa kanilang istasyon na nangangaral, si Bes pa rin. At yun, nandoon pa rin yung pangbabash niya sa ibang mga relihiyon. Kaya kung binabash man din sila ngayon, reaction lang din yun doon sa ginagawa ni Bes doon sa kanyang pangangaral kahit na namatay na siya. Oo. Yes, correct. Oh, welcome mo natin si Brad Ampi at saka si Kuya Adel Rason. Reset. Bati mo na kayo. Magandang hapon, ha? Oh. Hirap kasi, ang hirap kasi sa inyo, may masamang mata lang kayo. Inisiraan nyo lang, ingit lang kayo eh. Ba't ba naninira kayo? Wala na, baka yung ibang alam. May iba pa ba? yung paksa nung prayer meeting daw na ano, yung ano daw yung ugat ng kapaitan at ano? Wow. Paninibugho. Oo. Yun daw yung paksa eh. Kaya sapul na sapul sa inyo talaga. So pag nakita natin, bumili ng 1.5 million worth na motor at sinabi ko, inggit ako, ibig sabihin. Oo, oh, nainggit ka. May paninubugho ka, gano'n. Sabagay, sino ba namang may, hindi may inggit? So, kasalanan mo, Broccoli. Kasalanan ni EJ Rason. Ganun. Sino ba namang kasi hindi may, sinong hindi may inggit doon? May 1.5 million na motor, kaya wala ka naman trabaho. Eh, paano naman kaya nung inaatake ni Brad Eli yung iba-ibang pastor na may chopper, eh di ibig sabihin, inggit din si Brad Eli. Diba? May babalik mo lang sa kanila eh. Hindi siya inggit. Kasi sugo siya eh. Sugo siya eh. Exactly, that except is my point. Sheldon. Oo nga, no? Siya yung main character eh. Kwento niya, ano yung kasabihan? Kwento mo yan eh. Ikaw bida dyan. Ikaw bida. ganun. Oo nga, no? Pag sila exempted, so tayo lang yung, ano, dapat mag-adjust, tayo yung may mali. Ganun. Lalabas pala, wala tayong karapatan, sila lang meron. Tanongin natin si Brad Clancy. Brad Clancy, nung umalis ka ba sa MCGI, dinemonize ka ba? Ay, hindi. Kasi naglaho lang ako eh. Cold turkey ako. Hindi ako nagpaalam. Kasi gusto ko pa rin i-keep yung, gusto ko pa rin i-keep yung mga kaibigan eh. Wow. Solid pa rin naman yung mga kaibigan.
unless malaman nila. Radical na yung ano ko. Nagpe-pretend ka na sumasampalataya tayo? Hindi, hindi. Ang alam lang nila, nanlamig ako. Pero siguro mga ilang ba? Mga 2 months or 3 months na ano, minsan sumisilip ako sa ano. Kasi maraming ang ano, usapin eh. Na-curious lang ako ba't biglang lumabas si Yuli, mga ganon. So, nakikibalita hanggat sa bigla ako natagpuan to. May mga iba palang like-minded din na ano. Na same yung sentiments. Kasi matagal na rin akong ano eh, hindi nakikipag-participate sa, lalo sa mga tulungan na ano, pilitan minsan halos. Borderline pilitan, kumbaga. Mga 2011 pa, mga ganun. Tapos recently lang ako bumalik. Yung mga kahiyaan. Not necessarily bumalik, pero inad nila ako sa GC. Meron kaming ano, CARES na GC. CARES. SM CARES. NBA CARES. Tsaka pala si, ano, si Clancy pala Broccoli, isa din to sa mga bunga ng pangangaral ng sa Reddit at sa Open Letter. Ito ang nagbunga ng heretic. Nagbunga ng heretic, Broccoli, yung open letter na yun na ating sinabi na basahin ninyo at ipabahagi ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, ay bigyan ninyo ng kopya. Yung sa ano. Eh, nagbunga naman. Oh, maganda pala yun, no? Yung huwag ka nang masyadong magsasalita laban. Hindi ka nagsalita, eh, no, Clancy? Hindi, hindi, hindi. Kasi may reason, okay lang sa akin ma-public eh. Ayoko lang nung drama. Meron lang may inaalagaan ako na let's say bawal kasi sa atin ang ma-depress eh, pero meron akong mga mahal sa buhay na medyo pinangangalagaan ko mentally in a way. Hindi siya kasing lakas na namin. Ganon. So, ayokong biglayin. Kaya, ang ginagawa ko, nagsashare ako ng mga non-religious pero na mga podcast, mga ganon, mga babasahin, mga clips, para lang ma-practice yung pag-iisip nila outside dun sa bubble na na-create sa atin. So wag agad ano, against sa kanila. Parang turuan mo paano ka ba nagkaroon ng critical thinking. So hanapin mo rin 'yon. Ah, okay, ito kasi nabasa ko 'to. Taganto. Oy, parehas 'yung pattern sa religion ah. Although hindi religion. So share mo muna oh, ganito ang manipulation sa media, sa tawag dito sa governments. So same pattern 'yon, and then papakita mo unti-unti 'yung ano. Parang same dito ah. So ganun 'yung persuasion na kailangan kasi sa atin siguro ilang mahigit 1 dekada na akong ano eh, almost yun ang consumption ko eh. Ngayon, wala na akong halos consumption dati ng MCGI. Puros mga ganito, mga philosophy na mga content. So, mahirap i-impart sa kanila yung ano, kasi antagal ko nang nag-ano eh. Hindi agad nila mag-get. So, baka magkaroon ng unnecessary friction. Eh, mababait yung mga tao yun eh. So, inaano ko rin sila. Kumbaga, dinodoktrinahan ko rin paunti-unti. Pero when you share something like that, bawa podcast ng sa abroad sa America si Joe Rogan, ganyan. Joe Rogan Experience. Oh, eh yep. It that's ano, medyo against yung mga ideas niya rin sa Iglesia. Oh no. Diyos nila. Yun nga eh. Ano lang yun. No. Si Joe Rogan, hindi siya naniniwala sa religion, but hindi niya dinidiscount na maaaring may intelligent design. So hindi siya atheist. So yun yung pinapakita ko sa kanila na okay, hindi naman sila atheist eh. O ito, rational sila mag-isip. Kasi marami ring friends, even si Joe Rogan may friend siya, si Kurt Metzer, galing sa ano yun, yung isang matinding cult, yung LDS na fundamentalist. So alam nila yung patterns. Oo, so ipapakita ko sana naman sa kanya yon. Since against din naman tayo sa LDS, so i-forward ko sa kanya yung podcast na yon na usapan nila. And then makikita nila, oops, same pattern sa atin yun ah. So ganon. So sila na yung ayokong i-impart sa kanila yung conclusion ko eh.
gusto kong mag-arrive din sila dun sa conclusion na na-made ko. Kasi parang pinilit ko lang sila. Maganda kung may ma-realize din nila by themselves. Ang kaso, karamihan, mga broke. Kasi may alam ko, may yung doctrine pa natin dati na ano eh, 10 to 15 years na lang. Oh. So hindi na tayo hindi na tayo mga nagsisipag-asawa, mga medyo tigang na tayo noon, tiis-tiis na lang, malapit na, mga ganon. Kung iisipin mo ngayon, shit, ang gullible ko pala noon. Pero bigyan mo rin ng credit sa sarili mo kasi mga bata pa rin tayo noon eh, and wala tayong masyadong access sa long form na usapan, na critical, na hindi yung debate lang na batuhan ng ano, insults in a way. Yung parehas in good in good faith yung discussion na gusto mo talagang malaman yung katotohanan. Kasi nagkaroon din ako ng ano eh, existential crisis in a way. Ano ba talaga? Totoo ba talagang itong Abrahamic God yung totoo? So magkakaroon ka ng yun, pinagbabawalan din tayo mag-isip na ganun eh. So maganda yung control nun. At least medyo naging free thinker tayo in a way. Swerte pa rin. Chak. Yeah. Important na maging skeptical ka. Kapag may sinabi sa'yo, totoo ba yan? Yun mo unang mong tanong. Sino nagsabi niyan? Totoo ba yan? Anong evidence niya? Ganun kasi ako eh. Pero nga noon, gullible nga tayo. Kahit anong sabihin na if it sounds good, na it must be true. Ganun. David Ailey. Sige, Ampi, may sabihin ka. Ayun, so, yun. Tagal ko hindi na kabalik. Yun, welcome back. Magandang hapon sa inyong lahat. Yun ang masasabi ko. Yun, natutuwa ako. Nakausap niyo pala si Totoy Bibo na miss out ko yun, pre. Mm-hmm. Ang solid, pinanood ko lang kanina. Tawa ko ng tawa. Bumait. Bumait siya, ha? Bumait. Oo. Oh. Bumait. So, nakainom, siguro. Gamot. ang masasabi ko lang, si KDR nasa Melbourne ngayon. May nag-post sa akin na isang data pack. Ngayon, sabi niya sa akin, balik ka dito kung kailan mo. Hanggang kailan mo gusto. Munti ako na masabi yung pangalan ko. sabi niya sa akin, balik ka kahit kailan mo gusto. Kasi, kailangan na sinabi ko sa inyo, nagpangalan naman ako sa kanila na maayos. Alam din nila yung sitwasyon ko. So, yun nga, ang masasabi ko sa ngayon sa topic natin ngayon, yung dangerous sa ganyan. Siyempre, pag nag-focus ka sa spiritual, ano yan, talagang, kagaya nga nung sinabi ko, nakakabaliw yan. No? Lalo na pagka pinokus mo yung mentally mo dyan. Tapos sa physical naman, maapektuhan lahat eh. Trabaho mo, pamilya, yung iba, iniwan, ganun. Sakto dangerous, di ba? Meron akong chewing, other side. Chewing ko. Chewing ko born again. Hindi ko tinitira yung born again ha, pero kasi born again siya, nag-born again. Nung namatay ang lola ko, ano, noon na niya yung born again niya, dinala niya yung mga bata, nag-try sale sila, na-aksidente. Yun yung mga dangerous. Kasi nakaka-distract din yan minsan. Hindi ko sinisisi ang religion, maganda naman ang religion. Kaysa pa, yung lolo ko na seaman, naloko ng mga alay-alay, hindi ko alam kung Baptist pa yun, hindi ko alam kung anong religion sila, pero Kristiyano rin. Hindi nag-alay-alay sila sa barko, di ba? Nauto. Ginawang minister, pero ang problema, tanggal sa pagiging seaman. Hindi na nag-seaman. Pastor na lang. So, bali yung parent. Oo. So, sayang naman. Seaman siya sa Pilipinas. True story yan, mga true story. Ano pa ba mga story namin? Itong tsahing ko, madalas sila magbenta ng alak. Sa loob to, nasa loob to ah. Alam nyo na ibig ko sabihin dito pag sinabi ko nasa loob. Ano siya? Akala nga ng parents ko sila yung nang-aki sa akin. Sabi ko hindi. Sarili kong desisyon nung nagpunta ako dun. Sarili ko rin desisyon nung umalis ako. So, itong tsahing ko, dati okay sila sa pagbibenta ng alak, okay yung pamumuhay. Nung napasok dyan, ayun, nagkanda problema, nagkaroon ng stroke yung usapan niya, which is tito ko rin, another tito ko rin. Ayun, so, ang dami ng mga problema nangyari dahil nga, daw na sila sa mga benta ng alak. Taga-tundo sila eh.
Tagatondo kami, tagatondo sila. Malakas ang alak doon. Oo. Oh, kurukupal mga tao sa amin eh. Sira ulo doon eh. Maraming sira ang ulo doon. So, ayun yung mga nangyari. Ayun yung mga dangerous ng... ano yung topic natin yet? Yung title? Dangerous ng religion, tama? Ayun. Dangerous of religion. So, yun lang ang may i-share ko. At kasi, ano, di ba, nasa Melbourne together, sabi ko kanina. Kung pupunta yan dito sa amin sa lugar ko sa WA, kung nasan man ako ngayon, pwedeng-pwede akong pumunta ng lokal. Kakapalan ko yung mukha ko talaga. Papasukin ko yung lokal ng ako lang mag-isa. Eh, alam ng marami, umalis na ako. Oh, malakas talaga confidence ko. Pero syempre, nakakaya din. Andun din yung nililigaw akong babae. Andun yung mga... Kasi pagka nanligaw kasi ako ng babae, marami. Hindi isa yun eh. At yung magkakaibigan eh. Nakakaya. Andun din yung magulang. Oo. Andun din yung nagsabi sa akin, papakasala mo ba anak ko? Pakasala mo anak ko ha. Andun din yung gumanon. Eh, gusto ko yung anak. Eh, kung pwede lang, papakasalan ko talaga yun eh. Pero syempre, hindi pa pwedeng i-pressure yung babae. Anyways, yun nga. So, kung mapunta man si KDR dun sa lugar, sa lokal, eh, kung sakasakali, tatanungin ko yun about sa case ni Tropang Camilo. Oo, kasi naaawa ko kay Tropang Camilo talaga. Dahil yung sitwasyon niya ganun, na ganun, nakakaawa eh, na nakakainis, hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Ilang beses pang ano, dalawa ba yun o isa lang ay nadita pa? Dalawa ba yun? Isa lang. Yung isa lang. Yung isa, ayun. Hindi kapatid. Ayun. So, ang ano dun, ang problema dun sa nakikita ko kasi tawag ng laman yan ng mga tao. Kasi yung iba kasi parang, ewan ko ba, basta hindi ko maipaliwanag kasi ayaw akong magsalita talaga ng haras. Dahil kahit umalis na ako, gusto ko talagang, gusto ko maging mabuting tao. Ayun, so, ang problema kasi dyan, ang nakikita ko na yung tao na talaga. Yung tao. Mm-hmm. Yung tao na problema dyan eh. Kasi ako may pagkasira ulo ko, baliw ako, di ba? Alam niyo naman yan. May pagkasira ulo ko, inamin mo sa inyo yan. Pero nasa tao pa rin talaga yung kukukontrolin nila yan eh. May mga nakita ko sa loob na hipokrito. Kaya umalis ako yun ang idinailang ko sa kanila. Pero nagtanong sila sa akin, bakit ka umalis? Sabi ko, kasi may hipokrito dyan, ito nangyari dyan, ito ganyan. Hindi ko na in-explain specifically kasi alam ko hindi sila maniniwala. Sabi ko, kung sasabihin ko pa to, hindi na kayo maniniwala. Malamang magdadailan na lamang kayo. So ako na lang bahala dito. Basta, basta huwag ka nang maglabas ng emosyon. Ang para sa akin kasi dyan, the more kasi na maglalabas ka, the more na may sila sa'yo, i-counter punch. Eh. Parang ganun ang nakikita ko eh. Kagaya minsan ng nung pinanood ko kayo ni Totoy Bibo, tsaka kayo. Sabi nga sa ibang comment, pinagtalungan nyo daw yung isa noon. Natatawa nga ako eh. Kasi yung mga tanongan, hindi ko kinakaya, kinakaban ako habang pinapanood ko siya. Talagang, ewan ko, kasi kung ako sa mga nandiyan sa sitwasyon na yun, intense talaga yun eh. Sabi ko, ay putang ina, nagpapataasan sila ng area. Pag ako nandito, ano kayang gagawin ko? So, napapaisip ako. Ang masasabi ko na lang kay... Sorry, random na yung sinasasabi ko. Ang masasabi ko kay Tropang Camilo, alam ko hindi madali. Kasi kahit ako, kung ako iisipin ko, mababaliw ako sa ganyang sitwasyon. Kasi ako sa Pilipinas pa lang, hanggang mapunta ako dito, kung saan man ako naroon, nakaranas ako ng iba't ibang kasing harassment sa tao. Yun ang matindi. Doon kayo hindi maniniwala eh. 22 anos ako, tapos ang dami ko ng experience sa masasama. So, doon ako tumibay. Diyan ako tumibay sa ganyan. Ang masasabi ko sa ganyan, basta maging single na lang siya. Huwag na siya mag-asawa, ganun lang. Kasi may mga kakilala rin ako dito. Kung kailan napunta dito, buong pamilya, at saka naghihiwalay, nag-aasawa rin kapwa Pinoy. Tapos, mas malaki sweldo. May ganun. May mga dito, hiwalayan. 20 years, may 30 years na antatagal na ng relationship, pinagpapalit lang ng mga hindi kagandahan doon sa Pilipinas. Nagtataka nga ako sa ibang puti dito eh. Kung ano yung pangit natin, yun ang maganda sa kanila, mahilig sila sa exotic. Oh, normal yun. Tayo mga brown, gusto natin maputi. Oo, nagtataka ako eh. Bulag yung mga tao dito eh. So, Ampi, ang point mo is, yung kahit nasa religion ka within MCGI, anything can happen. Pwede maghiwalaya, pwede mag-cheat. Loob or nasa labas.
o loob o nasa labas. Nasa tao talaga. Oh, it doesn't matter. Nasa oo, nasa tao. Mm-hmm. So, hindi kasi, hindi religion yung, ay source of morality. Hindi siya source of morality. Mm-hmm. Para sa akin, yung mga nasa loob, di ba, may mga nasa loob na matataas ang ere. Eh, ako itong makapalamukha na marami ng experience sa buhay. Sabi ko, hindi, ganito yan. Hindi ganyan ang naranasan ko, hindi ganyan ang pagkakalam ko. Kasi ganito, ganyan, yan. Nakikipaglaban ako, mapa-elder, mapa-normal lang din. Pero dun sa magalang na paraan, syempre, ayoko naman silang basusin ng basusin na sobra dahil ako rin makakawawa dun, nasa loob pa ako. So, syempre, babalansin ko rin naman yung sitwasyon. Sasabihin ko na, na kailangan balansin tayo dito kasi kawawa naman yung ibaan, pero naman kung hindi natin babalansin. So, yun nga. Ang masasabi ko kay, data pack na Camilo, kung sakasakali na mapunta siya dito sa lokal na to, papasukin ko yan, itatanong ko yung kanyang case. Talagang kakapalan ko yung mukha ko. Magsasayang ako ng oras dyan. Talaga magsasayang ako ng oras. Sasama ko na rin yung mga rape cases kung gusto nyo. Alam nyo naman na, alam nyo naman na hitman ako eh. Alam nyo naman na hitman ako eh. Digital hitman na. Kailangan ko yun. hindi ako literal na na pumapatay, pero nakita nyo naman yung katana ko, diba? Totong bakal yun. Hindi nakita yung katana sa inyo. Totoo siyang bakal. Pero laruan lang siya. Yun, so... hindi ako nanakit ng physical, ayoko manakit, pero makikipag-usap pa rin ako sa kanila ng normal. Medyo ngayon, habang nag-explain ako, kinakabahan na nangingilig na ako, sa totoo lang, yung nararamdaman ako kasi naka-live tayo ngayon. Bro, Dampi, punta mo si KD, yakapin mo para sa amin. Kasi may mga ganun. Huwag ganun. Sabi, pakiyakap po si kuya, sabi ng ibang kapatid, pag nakita kayo sa Australia. Pero kung magkikita man kami, magpapaalala muna ako na na-explain din sitwasyon ko, maging negative man o positive man ang mangyari, okay lang din yun. Camera on yan. Or no? Ampi, i-print mo yung open letter tapos iabot mo rin sa kanya, ha? Para walang dahilan, para wala siyang madahilan na hindi niya nabasa. Tapos pa-picture kayo, Ampi, ha? Pwede. Tapos, kompletuin mo. Ampi. Sabihin mo kamo, meron kamo nag-i-exist kamo yung sitio Reddit tsaka yung si Proko. Wag na yung picture ko, ah. Makita mo pa picture. Ang tanong is, papansinin ba ni Daniel Rason? Sakali ipakita sa kanya yung open letter. Yun nga. Actually, alam niya na yan eh. Posibleng hindi niya di nakarating sa kanya. Pero mas maganda kasi yung personal. Oh, personal, maabot sa kanya, makita natin na talagang naris talaga niya. Tutusin, malaking sampal sa kanya yun. Pagka malaking sampal na, yun. Naipabasa yun. Hindi siya makakatanggi ron. Naiabot ng personal. Tapos may picture pa. Ay, nako. Grabe kaya. Ampi, ha? Print mo at sabot mo na rin. Tingnan pa rin natin. Hindi mo kaya mga ako eh. Kasi titignan ko pa dahil namimili rin sila ng lugar na pupuntahan. So, titignan ko pa kasi pinaplano ko pa nga eh. Pag lumapag sa airport, yun. nasa Melbourne. Paabangan kay ano? Amaraw. Nasa East Park ng Australia. Nasa East Park. Tapos na yung era na yan. So, Ampi, batiin mo na yung crush mo, si Peck. Peculiar. Peck? Kung nasa ka man, Peck? Peck, kung naririnig mo man ako, Peck, sana okay ka lang. Yun. Ingat palagi 'yon. Teka. Screenshot niyo sa akin tapos send niyo sa Messenger. Tignan ko kung anong makakaya ko. Tapos may sisend pa ako sa iyo, bro. 'Yon. yun na muna, peace. Ampek. So, yeah. Ayun. Supporter lang sa kalam, no. Lang sa kalam. Supporter tayo ng Ampek Club team. Ayan. So balik tayo sa topic natin. Nalalayo tayo. So sabi ni Bes kasi, ang Bible at science, they coincide. Nagtutugma. So, do you agree na nagko-coincide sila? Sinong ano dyan? Sige, potential. May mga punto na nagkakapareho sila. Kasi common knowledge naman kasi yung sinasabi dun. Kaya katanggap-tanggap yun. Halimbawa, ano ba yung sinabi ni Jesus na sa mga Pariseo yung humahanap ng tanda sa langit. Pag nakita nyo ikang may ulap, ibig sabihin, uulan kinabukasan. Common knowledge yun.
Oo. Obviously. Limbawa. Obvious yun. Nga, sabi ni Pablo, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng tao, iba ang laman ng isda. Natural, magkakaiba yun. By observation lang. May mga parte na masasabi mong align sa siyensya kasi common knowledge, alam nila yun. Alam nila yun. Pero kung sinasabi man nila na ahead of time daw, sinabi na ika sa Bible to, tapos na-discover lang after 2,000 years. Sa palagay ko, eh, bias na yun ng ano, eh, nag-i-interpret. Kasi, magsusulat yung mga writers sa Bible during their time. Magsusulat sila ng propesiya tungkol sa Israel. Tapos bigla mong makikita ngayon, ito sinabi na ika ng Bible yan sa ano, yung heart transplant ika sa Ezekiel, yung papalitan ko ang pusong ano mo, ng pusong laman, yung heart transplant, di ba sabi ni Beth, heart transplant daw yun, tapos yung pagchat-chat daw, yung kamay nagsasalita, yung daliri nagsasalita, ganun. Kumbaga nasa interpretation na lang natin yun kung sasabihin natin na scientific yung Bible. Though conforme sa though may mga parte naman talaga ng Bible na masasabi mong scientific kasi common knowledge na yun ng panahon nila. Yes. Logic lang. Yung mga sinasabing technological advancement na nasa Bible, yun ang sinasabi ko na subjective na lang yun, subject to their interpretation na lang. Kumbaga pinapakita na lang nila sa mga miyembro nila o pinapakita nila sa mga kapwa nila Kristiyano na oh, nauna yung Biblia. Eh kung papansin mo kasi na ganun sa part ng technological advancement. Eh, ganun din yung ginagawa ng Islam. Eh, sabi ka sa Quran, may nakasulat na sa Quran yung airplane that, ano pa, isang libong taon nang nakakalipas. O, so kung scientific pala yung Bible, at scientific din yung Quran, alin yung mas totoo sa kanila? Oo nga, no? Good point. Diba? Ang parang main, ano dyan, yung circle of the earth, balance ng lupa, yan yata yung main circle na, of the earth. Nauna daw ang Bible bago na tukutan ng science. Hindi ako, naniniwala ako dyan, Brox, na noon pa alam na ng mga tao na ang mundo bilog. Kasi I do believe meron silang mga medium na ginagamit para malaman. Alam mo yung mga may mga technology, eh yun nga lang technology logic. Kung paano ginawa yung pyramids eh, di ba? Yung papaano nabuo yung mga rock formations na structure, yung mga megalithic structure, hindi pa nga masolusyonan ng mga scientifico natin ngayon kung paano naikat yan at anong mga tools ang ginamit eh. Mm-hmm. Kaya there's a possibility na may technology sila before na nalaman na nila na ang mundo ay bilog. So hindi surprise yun na sa atin. Even on the ancient Greeks, 'di ba? Kahit mga 500 BC lang eh naniniwala ng mga Greeks na ang mundo ano eh bilog eh, hindi flat eh. That is 500 BC. Eh kung 2000 years ago, 4000 years ago, there's a possibility rin na ano, wala pa technology 500 BC to para malaman mo na ang mundo bilog, 'di ba? Oo, sama naman natin yung na nagagamit, oo. Makasingit ako diyan ano kay Adel. 'Di ba ang claim nila ng mga sa Biblia eh, sinabi ng Biblia ang mundo ay bilog. 'Di ba 'yun ang claim ng mga ano? Ang tanong ko kasi diyan doon sa nakausap ko na sound servant. Alin ang nauna? Biblia o yung ano o yung mundo ay bilog na? Kung iisipin mo, bilog na yung mundo bago pa sabihin ng Biblia na bilog yung mundo. Kasi nauna na nag-exist ang mundo kaysa sa Biblia kahit sa ang claim kasi nung nila Brad Ely, 'di ba? Ano, sinabi na ng Biblia na bago pa ma-discover ng science eh bilog ang mundo. Yun ang claim ng Biblia eh ang ano ko naman, bilog na ba ang mundo bago pa magka-Biblia? Isipin niyo 'yun. So, bilog naman talaga na siya. Bilog naman talaga na siya. Ibig sabihin bago pa. Hindi pa officially kasi ang official eh yung dineclare nung kay Galileo ba
Ayun. So, pero even before that, alam na. Hindi, kahit hindi naman official yung kay malaman ng Bible. Ay, hindi ba? Sino ba? Hindi naman official yung kay Galileo. Yung kay Galileo, yung sun ang ano, umiikot yung earth sa sun. Yung, ah, okay. Yung ano, yung mundo ay spherical. Hindi lang siya basta bilog, spherical siya. Kasi pag bilog, sabihin, pwede mo kasing sabihin na flat yun, parang barya. Parang dome. Na may ilalim, may ano. Ano na yun? Common knowledge na yun dati pa. Parang point ko doon, kahit sabihin ng Biblia na ang mundo ay bilog towards sa science, eh, kahit hindi i-claim ka ako ng Biblia yun na ano eh, bilog naman talaga na ang mundo eh. Bago pa mag-exist ang Biblia, di ba? It doesn't mean na tama yung Biblia. At kinasihan. Ang daming gusto magsalita. Wait lang. Sige. Toby, si Toby una nag-raise hand. Sige, Toby. Hello. Hello, rinig ako. Yes. Okay. So, kasi, ang naisip ko, di ba ang definition ng science is study of yung behavior at saka structure ng ating reality. So, yun, study of our physical reality through observation. Eh, kung sasabihin mo na nagpo-coincide sila ng Bible, may mga scientific elements pero hindi ko sasabihin fully na nagko-coincide sila. Kasi it depends on the attitude eh. Kung ituturing mo ba itong science or hindi. Although may discoveries, tulad nga ng sinabi kanina, yung mundo ay bilog, actually na-claim na yan after na ng ano eh, ng Babylonian captivity. Tandaan niyo yung Israel, di ba nasakop sa Babylon, which is Persia. Mm. Eh, ang mga ninunong sibilisasyon niyan is Mesopotamia and Sumeria. Isang katutak ang scientists and engineers dyan eh. Kung yes. I-re-research niyo yung history ng Babylon, totoo lang, dyan nga tinayag yung tinatawag na Tower of Babel. Eh, in which ang daming variation of story niyan. Hindi lang isa story niyan. So, ang ano ko lang dyan is, may mga elements na sabihin natin, discoveries of science, ganyan. Kasi kahit naman dati pa may mga matatalinong tao na, hindi naman siguro sa puntong na-discover nila bakit nagkakaroon ng rainbow. Sa palagay nila dati, divine yun. Pero sa modern science, ano yun? Plasma. Ano yun? Parang movement of atoms doon sa plasma. Kaya nag-iiba-iba yung kulay niya. Saka yun, yung friction of light. So, hindi naman automatically nagko-coincide sila. It just so happens na may mga matatalinong tao nun. And may mga na-a-adapt yung isang culture ng knowledge galing doon. So, nasakot sila ng Babylon, ang daming sangkatutak na engineer dyan. So, yun ang maano ko dyan. Hindi naman porket may scientific advancement. Sabihin, nagko-coincide na yung religion in science. So, yun nga, sabi ko, ang dami ng matatalinong tao before. So, what are the chances na may adapt nila yun sa kanilang faith? Para ngayon, di ba, gumagamit kahit naman ng ADD, pag yung mga ano yung mga exposition ni Best, di ba? May ginagamit sa mga scientific references, di ba? What are the chances na ganun din ginawa ng mga religious people at that time? Yun lang bro ko. Oo. Yun lang rainbow yung sinabi mo eh. Scientific ba yun? Na explanation nun eh, promise yun ng God na hindi na niya ulit babahain ang mundo. So, hindi na agad papasok dun sa science kasi hindi nag-undergo ng testing. Sige, mission, Christiana. Mission. Okay, hello? Okay. So, ang ano kasi ang science tsaka yung religion, talagang kuminsan talagang nagko-coincide. Especially dun sa Quran. Yan, kasi inaaral ko yung Quran, yung Islamic studies for almost 2 years. Ayan, sa Quran kasi na-mention na yung about sa Big Bang Theory. Ah, talaga? Yes, yung Big Bang Theory, kumbaga, hinula na doon na merong maniniwala na ang mundo ay
nalikha sa pamamagitan ng pagsabog. Pero not exactly yung word na pagsabog. Nasa ano yun? Nasa Quran 21 verse 31. Yan, ito kasi yun eh. Do not the disbelievers see that the heavens and the earth were a closed up mass. Then we opened them out. Ayan. Kumbaga, yun lang, yung pinaka, hindi naman totally mababasa yung talagang Big Bang. Pero nandun na. Uh-huh. Tsaka yung pang, marami, pati yung division ng ocean, nandun din na, sa Quran din. Mm-hmm. Nakalagay naman yung sa passage do sa chapter 55, verse 19 to 20. Ang sabi kasi doon, he released the two seas, meeting side by side. Between them is a barrier, so neither of them transgresses. Ayun. Sa Biblia, meron din eh. Kung natatandaan nyo lang na diniscuss ni Bes noon, yung about sa fingerprint. Mm-hmm. Diba? Sa fingerprint, nandun yung sa awit eh. Diba? At kanyang tinatakan. Ganun yung parang, hindi ko lang maalala eh. Basta merong nakasulat doon. Oo. At marami pang iba. Meron din yung patungkol naman doon sa ano, sa hydrogen yata yun. Kinuha naman doon sa may bandang Revelations ba yun o Ebro, hindi ako nagkakamali. Mm. O, diba? Okay. Good point. Yan. Good point. Kasi ako, so inisip ko to, nagko-coincide ba silang dalawa, science and Bible. E di, inumpisan ko, pagbasa ko palang Genesis, let there be light. Yun ba, ano, may evidence ba na? Yung pagkasabi, nagkaroon. Parang supernatural yun for me. Let so, there umpisa, be light. Umpisa pa lang, wala na agad scientific evidence. For me, ah. Oh. Sige, tapusin mo na ang mission, tapos si Badlong Wario. Ah, sige, yung kasi, void kasi nung una eh. Yan. Ngayon, doon naman sa topic natin, sa religion, the dangers of religion. Yes, maraming dangers yan. Unang-una, pagka yung religion is kinokontrol na yung buhay ng isang tao. Merong isang religion kasi, karamihan nandito sa Pilipinas, yung talagang gusto nila, yung lahat ng oras, lahat ng pera, lahat ng resources sa kanila. Bagay para ang gusto nila sa tao is mag-focus na lang doon. Gawa ka ng kabanalan kasi malapit na nga dumating si ganito, ganyan. Baga, huwag ka nang masyadong magpayaman. Although hindi naman nangyayari, ultimo mismo yung leader, mayaman. Mm. O, nakakabili pa ng milyones na mga, ano, na mga ari-arian. O, not to mention yung leader na kasalukuyan na pinariringgan natin. Huwag na lang. At marami pang iba. Yan. Yan ang dangers ng religion. Ngayon, sa religion naman, mayroon naman na ituro na mabuti. Yun yung hindi ka manglalamang sa kapwa, hindi ka gagawa ng masama, nadidisiplina ka. Yan. Meron din mabuting dulot ng religion. Kumbaga, magkakaroon ka ng mabuting konsensya na ganito pala yung tinuro na huwag kang gagawin yung ganito, ganire, ganyan, ganyan. Ayan. Okay. So may ang kagandahan lang, yes. Ang okay. Ano lang sa religion is balance lang dapat. Balance, balance yung spiritual, balance yung sa physical, yung sa pang-araw-araw natin. Hindi yung puro ano lang ng kabayo naman, no. Ano magagawa ng puro panalangin kung maghanap ka ng trabaho, puro ka lang panalangin. Panalangin. Hindi ka naman kumikilos. Ayun lang. Tama. Okay. Before si Badlon, so sabihin ko lang, meron kasing bata na parents niya, atheist, tapos siya lumaki na walang religion, wala talagang, hindi siya in-expose sa anything related to religion. Pag may nagagawa siyang hindi tama, nakukonsensya rin siya. So, ang point lang doon, yung morality, hindi nanggagaling sa religion. Hindi sa Biblia lang. Oo. Sige, Badlon. Pasok. Regarding dun sa ano, Broccoli, yung sinabi ni Kuya Adel kanina na sa Greek pa lang, Greece, ay alam na nila yung parang circumference. Kasi kung napanood nyo yung documentary ni ano, yung palabas ni Carl Sagan, yun yung unang topic niya, yung si Eratosthenes, yung Greek na mathematician. Ang ginawa niya is, nag-experiment siya para patunayan lang yung kanyang assumption is, meron siyang inutusan na maglagay ng parang obelisk, broccoli.
yung parang haligi. Tapos dito, lagyan ng haligi. Tapos doon sa unahan, siguro mga ilang kilometro, maglalagay din doon ng isang poste. Tapos, kumbaga, inano niya, in-assume niya na kung halimbawa ang shade ng araw is magiging pahalang, iba ang shade dito sa aking lugar at doon sa unahan ay kumbaga paslanting. Doon naman sa iba, mas slanting pa. Ibig sabihin, nagpapatunay na ang Earth ay hindi siya straight o flat, kundi may pakurba siya. Yun yung ano dun eh. Kaya ang ano nun, ang si ano yun, ang nakauna nun, si Aristoteles, yung ano, yung Greek na mathematician, yun yung nasa ano, ano ni Carl Sagan. Na ngayon, abot naman dyan sa mga ano-ano na yan, sinasabi na mas nauna daw ang Biblia kaysa dun sa mga siyensya. Ano na lang yan eh, apologetics yan eh. Bakit? Eh kasi, hindi naman natin maitatanggi na ang paniniwala talaga noon ng mga tao is ang mundo nila noon ay flat. Flat. Kung meron mang sinasabi yan na circle, hindi circle yan na bola. Kundi yan ay isang flat na parang plato. Yun yung ano nila. Circle nga yun. Di ba yung plato, broccoli, kita mo? Circle yung plato eh. Kaya lang, ang pagiging ano niya is one lang. Yun lang dimension na yun. Hindi mo makikita yun. No? Kasi hindi pa naman nila alam, hindi pa sila nakakalabas sa space para makita talaga yung tunay talaga na sukat or tunay na talaga na shape ng mundo. Which is doon na nakikita yung oo. Doon lang yan na ano, yung panahon ni Galileo. Kasi si Galileo invento yung telescope. Nasilip niya na bakit yung mga ano, mga planeta eh bola, ganun. Bilog sila, bola. So ang kanya ding ano is ganun din ang shape ng mundo. Tapos doon din nalaman na mali pala yung assumption ng mga tao nung unang panahon na ang mundo ang center of the universe. Kumbaga tayo ang sentro, lahat ng mga araw, ng mga bituin, ng buwan, nakaikot sa atin yan. Yun ang na-debunk ni Galileo, which is yun ang naging dahilan kaya siya inusig ng Iglesia Katolika noon. Nakulong pa nga siya dyan eh. Dahil diyan sa kanyang ano na yan. Kasi ang ano dati, ang paniniwala dati is geocentric. Ibig sabihin, yung mundo ang sentro tapos umiikot lang lahat. Na-debunk yan, naging heliocentric na ang mundo pala at yung mga planeta kagaya ng Mars, ng Jupiter, ng Mercury, lahat ng yan, umiikot tayo sa araw. Sa araw pala. Oo, kaya na-debunk yung matagal na paniniwala ng tao noon, pati yung mga matatalinong tao ng mga Iglesia Katolika, mga philosophers na tayo ang sentro ng universo. Ngayon, yun ang ngayon ang nangyari, parang naging ano na tayo, Bocoli, parang lumalabas, hindi pala tayo special. Hindi pala tayo nasa atin lahat ng ano, attributions na dapat magmalaki tayo kasi tayo lang napakaliit na parte ng solar system at ngayon na na-discover na hindi lang pala yung solar system kundi may universo pa. Na napakalaki na tayo eh ano na lang para na tayong buhangin. Sabi nga pale blue dot na lang pale tayo. Pale blue dot. Yes, yun nga sabi ko. Sabi ni ano ni Carl Sagan yung sa kanyang sinasabi na pale blue dot na ang tingin niya kadiyan sa doon sa telescope. Ngayon regarding naman doon sa religion Gokoli na pinag-uusapan natin, no? Kasi yung ang palagi lang kasi natin naririnig yung positive side ng religion eh, yung pinanggalingan daw ng morality, paano ka magiging moral, paano ka magiging mabait kung walang religion. Kasi yun ang itatak sa atin simula ng tayo bata. Pero ngayon kasi nakikita na rin natin, Bukoli, na yung religion per se, eh, meron ding masamang ano, dulot. Gaya halimbawa, Bukoli, yung pagiging violente, yung pagiging irrational, intolerant sa iba. Yun, nakakakos din niya. Religion din ang tuturo niyan eh. Yung racism na tinatawag, yung race, yung ano, yung pag-discriminate sa ibang race na parang tinitreat mo kagaya sa Israel, di ba? Yung ibang mga bansa, ang trato nila is inferior. Tapos tribalism, yung kami lang ang tama, ito lang aming tribo ang tama, di ba? Tapos bigotry din, Broccoli. Di ba yung bigotry, yung bang pagtatakwil mo sa mga iba-ibang sektor, halimbawa sa mga LGBT, di ba? Parang galit na galit sa LGBT, parang may impyerno na ganoon. Tapos mga meron din mga galit sa mga ibang race, sa mga black, 'di ba? Asians, 'di ba? Ganoon.
Kaya mental. Meron ding ano bukol eh. Tapos ang isa din sa masasabi natin na masamang epekto ng relihiyon, yung bang nagtuturo bukol na manatili ka na lang ignorante, huwag ka na magtanong. Huwag ka na maging giant thinking. Kundi ano ka na lang, oh, kumbaga, huwag ka na lang mag-isip ng ano, mas mataas kasi ano, dapat manatili lang tayo sa karunungan sa Biblia, huwag na tayo maging ano, huwag na tayo maging giant thinking. O pangahas, oo, ganun. Kumbaga, ano, oo ka lang ng oo. Ganun. Oo. Manatili ka lang sa pagka-ignorante. Tapos ang isa din sa ano ng religion, broccoli, no? Major religion ito, ha? Yung malalaki. Eh, parang masama sa kanila magtanong ka. Yung mag-free inquiry doon sa kanilang mga practices, ganun, yung kanilang mga ritual. Hindi ka pwede magtanong kasi hindi welcome sa kanila yun. Lalo na nabubusisi sila ng mga taong hindi naman naniniwala sa kanila, mga skeptic, no? Tapos ang isa din sa trademark ng mga masasabi nating Abrahamic religion, Bokoli, is yung kanilang trato sa mga kababaihan. Yeah. Diba? Yung parang misogynistic. Tapos patriarchal, ganun. Ang mga babae is ano lang kayo. Hindi kayo pwede magsalita. Dapat sa bahay lang kayo. Tapos meron pang mga aral, diba? Sa ibang mga bansa, Bokoli, talaga yung mga babae talagang nakatakip na. Hindi mo na makita. Diba? Parang ano. Yun nga eh, sinasabi yung kasi dito lang natin sa Pilipinas kasi nakikita ko ano yung mga relihiyon dito. Akala natin yun lang. Eh meron kasing iba-ibang bansa eh. Sabi mo nga Brokoli, diba nakapunta ka sa ibang bansa. Hmm. Iba-ibang mga tao eh. Doon sa isang bansa na grabe, akala nila yung ganung pagtrato sa kababaihan is normal. 'Di ba? Kasi yun ang nakagisna nila, yun ang tinuro sa kanila ng kanilang religion. 'Di ba Brokoli? Yun ang kanilang masasabi nating nakasanayan na yun na yung nakalakhan nila. Kaya yun sinasabi natin na yun yung mga evils din na makikita natin kung doon sa religion. Ngayon, ang palagi lang natin kasi nagrinig yung mga mabubuti, yung pagtulong sa kapwa, 'di ba? Sabi nga ni Bes, eh, ang dalisay at tunay na relihiyon ay ito yung sa 1:27 Ben Bokoli. Sa ano? Santiago, Santiago. Na ito daw ang alawin ang mga ulilat mabaing bao, kaya daw sila lang daw ang tunay na iglesia kasi sila daw may orphanage, may ano, meron daw silang pagtulong sa mga babaing bao. I mean, hindi ganoon eh. Kaya nasasabi natin dito sa ating topic na hindi lahat ng mabuti ay nasa religion. Meron ding mga masasama na evils of religion. Yan lang. At ito, Bukoli, ay marami na rin nakapansin ito. Kaya lang, ano, syempre, alam mo na, sa mundo kasi, dominated pa rin tayo ng religion. Ang mga major countries at major na mga economies sa mundo, eh, mga religious yan eh. May mga religion sila na iniingatan. Meron silang religion na, kumbaga, kinaaaniban na kung saan ito ay nagiging, ano din Bukoli, nagiging costed ng kanilang policy, yung kanilang sinasabing foreign policy, naapektuhan yung foreign policy. Kagaya ba, Brokoli, meron ako napakinggan na documentary. Di ba sa US ay mostly evangelical sila, di ba? Tapos ang naniniwala sila, Brokoli, doon sa sinasabi natin noong nakaraan about sa rapture, ganun. Di ba? Ang foreign policy nila towards Israel ay iba. Kasi, alam mo na, ang paniniwala ng Amerika is ang Israel ay isang vital na character doon sa Armageddon na mangyayari. Kaya alagang-alaga ng Amerika yung Israel. Kasi yan ang gusto nilang mangyari dyan sa Israel. O, yun sinasabi ko. Kaya nga yung religion din, minsan meron ding epekto yan pagdating sa mga political moves ng iba't ibang bansa. Kaya yan din ang masasabi ko na mga evils ng harmful na idinudulot din ng religions, Bokoli. No? Hindi ko naman nila lahat, pero ito yung mga major talaga na mga particularly mga Abrahamic religions ang gumagawa nito. Kaya yan lang sabi ko. Malaki ang factor na nagagawa ng religious ano organization sa ayan sa mga batas, sa mga pakikipagkapwa tao, di ba? Ayan. Sige, Ampi. Ampi. Si Loan muna, si Loan muna. Loan, bago ako. At tapos na siya. At tapos na ba? Ay, pechay. Sorry, nag-FB kasi ako. Ano yung tanong nung isa na natin dito? Pak yung about sa bilugang mundo. Na, medyo nakaguluan lang kasi ako doon. Tapos na yun. Dangers of religion. Ano sa tingin mo ang ano, hindi maganda sa religion? Hindi, nasabi ko na kasi kanina. Ang ano lang sana kanina kasi sa akin. Yung ano, yung
Nasabi ko na kasi lahat eh. Yung kaninang sabi ko eh. Ang natatandaan ko na lang sa may bilogang mundo eh. doon na isa yung utak ko parang iikot tayo ano, wag tayong bumalik doon, iikot lang tayo. Sige. Ano, recap. Pero teka, pwede ba akong magsalita mo? Ito. Additional sige. Lang doon sa part na yun. Sige. Hindi pa kasi naiikot ng tao yung ano, yung buong daigdig ng mga oras na yun na sinulat nila yan. Yan ang pagkakaalam ko lang. Kaya na sinulat na flat na bilog, yan lang nakita nila, pero yung paikot na yun hindi pa. Yung nung sinulat nila. Yan ang masasabi ko din. Kaya yun lang. Peace. So, for me naman, yung faith kasi, it's a process of non-thinking. Yung nawawala yung logic mo. yung you're giving up on reason. Kasi ang pagiging skeptic, meron kang reason eh. Na iisipin muna kung bakit, anong purpose, logical ba yan. Kasi nung napasok ako sa religion, nawala yung logical thinking ko, critical thinking. I blindly followed sa religion. Diba, bawa, nung doktrina pa lang, sabi nung manggagawa, bawal po manood ng sine. Wala naman yun sa doktrina, pero sinabi lang nung worker. Is it logical? Yun yung una kong tanong eh. It's not logical. Wala naman masama doon, di ba? So, I accepted it because gusto kong umanib. Gusto kong maging membro. So, nawala, dinisregard ko lahat ng reasoning. Nawala yung pagiging skeptic ko nung time na yon. So, nagkaroon ng irrationality. Ayan ang ayoko sa religion. Ayun. Oy, may bago. Saka Bukoli, yung ano lang, dadagdag ko lang din. Yung ano kasi, sa aking pananaw kasi, yung religion, no? Is just a coping mechanism na dinevise ng mga ancestors natin. Tama, di ba yung religion naman natin ngayon, hindi naman galing sa atin yan. Kumbaga yan ay pinamana lang sa thousands of years ago, meron ng mga nagpractice yan, mga ninuno natin. I mean, sa aking ano, analysis ko, yung ano, religion is just some sort of a coping mechanism. Para bang ano, Bukoli, parang paliwanag nila dun sa mga bagay na hindi nila alam at hindi nila, para bang, sabi ko nga, Brocoli, parang kinukonsuelo lang nila yung sarili nila. Kasi imagine mo, Brocoli, ha, noong unang panahon, especially during the Bronze Age, kasi yung Bible, mayan ay na during the Bronze Age eh. And during the Bronze Age, kung titingnan mo, i-Google mo, ang buhay lang ng tao noon, hindi totoo yung sinasabi sa Biblia na ang buhay nila umabot ng 800, 900, hindi. Ang normal na ano lang ng ano, Brocoli, during that time, is napakababa lang po ng buhay ng mga tao noon dahil sa sari-saring kadahilan, may mga sakit, may mga gera. Just imagine, Brocoli, no, yung anong yung naranasan ng mga ancestors natin na namatay sila, nagkasakit, para bang wala man lang silang naranasan, tapos samantalang yung nakikita nila yung mga hari, yung mga mayayaman noon, yung sarap ng buhay, samantalang sila, ano. So, nag-device sila, nakaisip sila ng mga kwento na okay lang yan, dito sa mundo, maghirap tayo, pero darating naman ang panahon, sa afterlife, magkakaroon naman tayo ng buhay na walang hanggan, makakapiling natin yung Diyos na sinasamba natin, di ba? Doon sa langit. Tapos meron ding iba, nagsabi na meron ng reincarnation, Bukoli, di ba? Yung ibang religion din. Parang, sa naisip ko, parang siyang, ano lang siya, parang coping mechanism ng mga ancestors natin para mag-make sense ang mga injustice, ang mga kamatayan, ang mga masasabi mong kahirapan na naranasan nila, na parang mapangatwira na nila, may paliwanag nila sa mga tao na huwag ika kayo mag-alala, okay lang yan, makakabawi din tayo. Meron pang afterlife at merong Diyos na nakikinig sa atin, merong Panginoon, merong deity. So yun, parang coping mechanism, Brocoli. At saka, ang religion din, Brocoli, religion, no, ay nagtuturo sa atin na maniwala sa mga supernatural. Yun. Superstitious belief. Superstitious belief. Yung mga supernatural beings, supernatural objects. Yun. Di ba sa religion natin nakukuha yun, Bukoli? Sa ano, yung nakukuha natin yung paniniwala sa mga espiritu, sa mga ano. Kasi yun lang ang concept na yan. Yung espiritu, ano na yan, matagal na yan. Before pa lang sa Christianity, meron na mga concept na ganyan. Na sa mga shamanistic pa lang na mga tribo pa lang, Bukoli, wala pang organized religion, wala pa yung mga sa Mesopotamian, wala pa yan. Yung mga tribo pa lang, yung sa Africa, yung mga ano-ano pa lang, mga shaman pa lang yung kanilang mga mangaral,
mga espiritu na yung ano nila dun eh. Yung mga sinasamba nila yung Diyos ng ilog, Diyos ng araw, ganun. Tapos meron silang parang, kumbaga sa Pilipinas, Bukol, mga anito. Diba? Mga anito, mga bathala, ganun. Mm-hmm. So, meron lang yun, mga supernatural. Tapos nag-evolve yan. Naging parang masyadong, naging complicated na, nilagyan na ng mga kasulatan. Diba yung tinalakay natin noong nakaraan, Bukol, yung evolution of the Abrahamic God. Diba? Nagmula doon sa ancient, tapos na, naging Yahweh. O yun, talagang totoo yan. Nagmula lang sa primitive religion, doon sa mga tribo-tribo ng mga ninuno natin. Tapos nag-evolve na, naging complex nag-evolve. Na. At naging, may mga kasulatan na, naging ano na, naging Bible na, naging Quran na, di ba? Yan yung parang ano eh, yung complexity, naging complex siya, nag-evolve. Dahil ang tao din, nag-evolve. And speaking of evolution pala, Bukoli, may napanood ako sa ano, sa Netflix. Yung ano, Bones, ang title. Ang ganda ng documentary na yun. Yung nahukay sila na bagong species na Homo naledi, Bukoli. Homo naledi. Di ba? Kayo hominid style, Bukoli, di ba? Hominid. Ngayon, di ba tayo Homo sapien? Merong Homo erectus, merong Homo heidelbergensis, mga Homo-Homo. Pero meron sila latest na kuha, yung Homo naledi. Yung Homo naledi, Bukoli, nasa Netflix, itsura niya, ano, bipedal din, kagaya din natin. Nakatayo siya. Tapos, mas maliit lang ng konti yung katawan niya, mas maliit lang yung utak. Pero ang remarkable doon, Bukoli, doon sa Homo naledi na yun, is meron silang ritual. Biro mo yun? May ritual? Meron silang burial rites? Burial na ano, paglilibing na kagaya din sa normal na mga modern, anatomically modern humans. Kaya doon na, Bukoli, parang na-shake din yung paniniwala na yung modern day humans lang ang may religious ano, may religious practices kasi yun ang ano ni assumption eh. 'Di ba tayo bilong tayo sa anatomically modern humans yung kagaya sa Homo erectus or Homo sapiens. Sapiens, Homo sapiens tayo, 'di ba? Pero itong Homo naledi gumagamit ng tools at meron din silang burial practices, Bukoli. Yan din ba yung may ornaments? Iba din yung may ornament. Iba din yun. Yung ano naman yun, yung floresiensis naman yun, Homo floresiensis, na meron silang mga quintas. Ibig sabihin, na-debunk yung paniniwala na yung modern human lang, yung Homo sapien lang, ang may religion, may practice na religion. Kaya ano yun sila? Huwag mong sabihin, mga hayop yun. Hindi. Bilong sila sa tinatawag na Homo kasi maraming Homo eh. Homo sapien, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, na ito, Bukoli, hindi na natin sila maituturing na parang mga unggoy na kagaya ng mga chimpanzee. Di ba tingnan mo yung chimpanzee at saka yung gorilla. Kung naglalakad yung ang chimpanzee at ang gorilla, di ba apat yung kanilang ginagamit na paa? Yung paa nila tapos yung kamay. Samantalang itong mga Homo naledi na ito, upright sila Bukoli. Upright. Natin. Upright. Tapos meron siyang burial practices. Kung gusto nyo, panoorin nyo. Nasa Netflix yun, yung Bones ang title, Homo naledi. Ang galing nun, Bukoli, na ano. Kaya yun ang sinasabi ko, nag-evolve lang paniniwala, na debunk yung paniniwala na mga modern day humans lang ang nagpa-practice ng religious practices. Kundi, pati pala yung ibang species ng Homo. Ritual. Na masasabi nating ano natin, kumbaga, ano natin, masasabi natin, Bukoli, na ano, belong sa the same species natin. Kaya lang, iba lang. Nakalagay dito, ano, loan around 335,000 to 236,000 years ago? Ganun? Oh, yun. Ayun. Matagal. So, there's a, may ano nga, no, may konting ano nga truth nga yung may dragang ano tawag dito, yung 10,000 years ago na paniniwala na nag-start lang daw ang human civilization around 10,000 years ago. There's a possibility talagang hindi ano hindi totoo talaga yun, ano. Yun kasi ang mainstream na ano ng archaeologists na 10,000 years. 10,000 yun yung presumption. Pero ngayon, meron na discovered kasi na mga siyempre, hindi naman humihinto yung mga scientists, mga archaeologists sa pag-uukay. Lalo na ngayon, meron nang hindi mo lang sa pamamagitan ng buto mo malalaman, kundi sa pamamagitan ng DNA. Doon mo makikita sa DNA na accurate talaga, na iba ito
dito sa atin. Kasi kung tayo, alam natin, diba, ikaw, o di kayo Amerikano, o di kayo naman Negro, pagkukunan tayo ng DNA, pare-pareho tayo ng uri broccoli, tayo ay nakakonsider na homo sapien. Pero ito sila, itong homo na lady, iba ang DNA niya eh. Iba ang DNA niya. Iba din ang DNA ng homo heidelbergensis. Iba din ang DNA ng homo erectus. Meron ng ganun eh. Kaya masasabi mo, bagamat homo tayong lahat, homo belong sa homo species, pero iba-iba tayo. Na ano, kaya ang presumption ng Biblia na tayo lang pinakasentro, tayo lang nakakaunawa, hindi totoo, meron iba na species. Baka ito na yung mga kamag-anak ni ano, Ebat Adan. Are. Kanya generations. Pero ano? Breakdown. Ganyan pala itsura niya. Breakdown. Ano yan eh, pag narinig to ng mga MCGI, nako, red flag tayo doon. Sabihin niya, naniniwala tayo sa mga ano, tao galing sa Ungoy. Mark tayo na atheist agad. Kayo na lang. Kayo na lang galing sa Ungoy. Oo, ganun. Dinimonize kasi ni Beth talaga yan eh. Sabi niya, kung totoo na mayroon pang merong Ungoy na yung tao galing sa Ungoy, eh bakit may Ungoy pa rin? Mali eh. Okay, kung ibabalik natin kay Beth, kung ang tao pala galing sa Alabok, eh bakit may Alabok pa rin hanggang ngayon? Diba? Parang ganun yun eh. At saka ito, kung ano, Bradlon, diba ang inanula Bradelli eh, kung ang tao daw galing sa Ungoy, diba? Yun ang ano, tao galing sa Ungoy. Kung yung tao galing naman sa lupa, 'di ba? Yun ang pinaka ano, sa alabok ng lupa. Oh, alabok. Eh 'di ba ang Ungoy, yes, tanggap naman din nila Brad Elliot ng ibang religion na 2% lang ang ano or 1% lang ang difference sa chimp. Kaibahan sa DNA sa. Oo, 'di ba? Eh di lalabas si galing din sa lupa yung tao kung 2%. Ah, hello. Hello, excuse me lang. Sige, Ampi. Excuse me. Gusto ko muna magpaalam. Next time, sasabihin ko tong topic na to soon pag may susunod tayo na meeting. Babay na muna. May kailangan ako. May appointment ako. Babay muna. Peace out. At least ingat kayo dyan. Okay. Ang ganda ng topic natin. Sa totoo lang, may mga sasabihin pa ako. Babay. Babay muna. Okay. Ingatan nga wa. Toby, sige po. Kayawin nga. Hello. Rinig ako? Apo. Okay. So, sa akin kasi, may question ako. Pero before ko ibigay yung question to sa lahat eh. Wala naman wrong or right answer dito. Parang subjective to. So, in regards dun sa magiging question ko, no, may iniisip kasi akong tatlong category. Related to dun sa topic mo ngayon. Dangers of religion, di ba? So, may iniisip kasi akong tatlong category. Una, spirituality. So, ang iniisip ko kasi, kaya tayo nagkaroon ng spirituality, may mga bagay kasi tayong tinitingnan na uncertain or unknown. So, isa na doon ang spirit. Hindi mo naman kasi makikita ang spirit eh. So, totoo lang, ang spirit is an idea hanggang ngayon. It is not scientifically proven. So, depende. Kaya, di ba sabi nila, faith. So, kung naniniwala ka doon, karapatan mo naman yun. Pero, we have to acknowledge that this is not scientifically proven. So, yung spirituality ang una. Ang iniisip ko kasi, yung spirituality, it is a form of practice of nurturing one spirit. Yung ganun kasimple yun eh. Ang example nito is paganism, di ba? So, kapag may taong naging curious sa kanyang spirituality at nakapagturo na yung taong ito sa iba, at itong tao naman na nagturo na ito, tinanggap naman yung kanyang pinasasabi regarding spirituality, nagiging kulto. Yung cult or kulto, ganyan. Kasi ang cult is a form of a belief that is being led by a charismatic leader. Example na ito, si Jesus Christ, di ba? He's a charismatic leader kasi naging curious siya about spirituality, kung tama ba yung pinanggalingan niyang faith, which is Judaism. So, para sa akin, yun ang ibig sabihin ng cult. And then, pag ang cult is nag-desire siya ng mass membership, nagiging religion ito. So, sabihin natin, hindi naman tumagal yung leader, namatay din, parang si Jesus din.
mag-a-assign din siya ng mga apostles. Ang ano kasi ng religion is led by priesthood. Eh. So, sa cult, nagkaroon siya ng mga beliefs nung una, naging ano na to, organized set of beliefs. So, sa cult, hindi pa masyadong, sabi nila, sa cult, hindi pa masyadong organized o structured yung kanilang belief system. Pero pagdating daw sa religion, naging structured na ito and organized. So, ito lang ang question ko sa lahat. Wala namang right or wrong answer. Parang gusto ko lang parinig yung opinion ng lahat. Paano nyo, kumbaga, agree ba kayo sa kategory na yun, yung tatlong kategory, spirituality, cult, and religion? And meron ba sila tawag tayong thin line na masasabi? Yung, kasi iba-iba ang definition nila eh. Pero at the same time, this is related. Nagko-correlate sila. And at kailan natin masasabi, saan yung thin line na masasabi natin? Saan yung masasabi natin yung differences is malaki pero kakaunti yung... malaki yung similarities pero kakaunti ang difference. Yun lang, broccoli. Oh, yan. May pa-exam sa atin si Toby. ako muna. So, religion, yung samahan, yung nagsama-sama sila, we have the same belief. Yan. It becomes a cult kung naging extreme na yung paniniwala na yon, na lumabas na talaga ng logic na sobra-sobra. Now, yung spirituality naman, I think okay lang yun eh. Yung mga nagsusoul search, yung mga naniniwala sa universe. Kasi si Mrs. ko, ano siya, she's no longer Catholic, pero may pagka-skeptic siya. Pag nagpapasalamat siya, salamat sa cosmos. Mga ganyan siya. Salamat sa universe. Yan. Although minsan, thank you Lord pa rin. pero spiritual siya. Nagbabasa siya ng kung ano nung e-book. Yan. Nakikinig sa audiobooks na kung ano nung... For me, is delusional. May mga stories din, ganyan. Pero somehow, parang meron siyang... Naghahanap... Merong yearning sa sarili niya. Naghahanap ng something spiritual. Something to believe in. Which is okay lang din naman. Dahil nakakatulong yun pag may work siya na napapasambit siya ng prayer kahit sa universe niya din eh, direct. Na sana po, ano, ma-shoot ko tong client na to. Ganyan. So, may benefit din. So, I'm not against that. Ang against ako dun sa organized religion saka sa cult. Yun po. Ganun ba yung gusto mo, Toby? Sorry, hindi ko ganong na... Kasi subjective naman tayo. So, okay lang. Thank you. Sige. Tsaka broccoli, meron ako napakinggan eh, kay ano, kay Joe Rogan. Di ba, may paborito si Joe Rogan dito, si Brother, ano, Francis. Siya, ang difference daw ng religion tsaka yung cult is, yung leader ay buhay. Samantalang yung religion, patay na yung ano, yun yung nag-awa sila nung guest niya eh. Sabi niya, no, tinutulan si Joe Rogan. Sabi ni Joe Rogan, ang kaibahan daw ng religion at saka cult, ang cult is buhay yung parang pinaka-leader nila na sinasamba, samantalang yung ano daw, patay na. yun. Ang meaning ng ano, kulto? Hindi, meron siyang latest na paliwanag kulto eh. Ang kulto daw is mabuti naman daw yung kulto. Proud pa nga sila, tawagin silang kulto kasi sa Brazilian doon sa... Doon sa matibing ano, pananampalataya. Ang sinasabi lagi ni Bes dyan, pagka sinabi, hindi raw kulto kasi ang kulto daw hindi raw nakarehistro. Nakarehistro kami. Ayun, no? Rehistrado. Ayun yung sinasabi ng defense mechanism lagi ni Bes, pagka raw kulto, hindi raw nakarehistro yon. So kumbaga parang kolorum. Ang kulto kasi sa ano sa ano sa lingwahe doon kina best ano eh prayer. House of prayer, ano, prayer, kulto. Kulto. Yun. Ito si potential. May idea, sige po. Potential. Diyan no worship 'yun sa ano sa worship pala worship. Ko. Sa Espanyol galing yun sa Latin na kulto. Kultos. Worship of ano, worship of gods.
Ganon. Ah, God. So, okay. Worship of Gods. Yung mga ano, Mithras, ganun. Pagan, mga pagan, kulto yun. Pagan, pagan, oh, pagan. Mga pagan gods, ganun. Mga kulto yun. Pagsiyaweh. Pagsiyaweh ang Diyos kulto mo. Din yun kung pwede mong ipadu. Hindi nga. Totoo yun. Okay, kasi things, cult, eh. Cult worship din kasi yun eh. Lahat naman ng religion nagsimula sa cult worship. Wala namang exempted. Ang pinagkaiba lang, yung mga organized religion ngayon, nag-integrate sila sa society. Parang Katoliko, ganun. Nag-integrate na yung mga Katoliko, yung mga born again sa sosyedad natin. Pinagkaiba lang, sila best, yung ibang mga grupo, merong na-establish na as against them na narrative. Tayo yung mga sa Diyos. Tapos yung labas natin, mga masasama yan, mga salibutan, dapat mong iwasan, hindi mo dapat pakitunguhan. Tayo lang ang totoo, labas natin, hindi, walang totoo doon. Kumbaga, ina-isolate ng mga kulto na yun yung mga tao sa realidad. Yun yung pinagkaiba nun. So, actually, dati, ganyan yung trend ni Bess. I-isolate, ibukod tayo. Pero as times goes by, ang nangyayari, ano na rin sila, nakikipag-engage na rin sa labas. Di ba? Yung mga dating hindi po pwedeng gawin, like makijoin sa politics, di ba? Yung mga concert-concert na yan, yung mga awit panlabas, ba? Yung mga entertainment, etc. Dati, nilidiscourage nga yan eh. Pero ngayon, unti-unti na, ano na ngayon eh. Entertainment ba na yun? Discourage yung best yun? Oo, mga awit panlabas. Hindi, ayaw ka. Worldly nga, song. Mga worldly sounds na ano, oh, yun, ayaw niya ng mga ganyan, mga maiingay na parang mga ano, mga rakrakan. Nagpa-concert siya nakasama yung Sex Bomb. Ano yung tanong Sex Bomb? Praise and Worship Song. Okay, Jumbo Hotdog. Mga Jumbo Hotdog. Hindi, basta ang mga palusot dyan, ang mga ano dyan, mga palusot dyan yung best, kesyo yung mga ganyan, gagamitin naman ika sa gawain for entertainment. At hindi naman daw lahat, hindi naman daw lahat kapatid yung a-attend. So, yan yung mga palusot. Oy, sagutin niyo yung tanong ni Toby. Welcome pala kay Care, Krishna. Magsasalita po ba, Krishna? Hindi yata ito. Krishna, hello. Hare Krishna po ang pagpronunsyo ko. Hare Krishna. O yun yung Hare, ano Hare. Sa mga Hindu yan, Hare Krishna. Ah, Hare. Naka-orange yan eh. O naka-orange. O Hare Krishna. Oo. Mag-share po ba? Parang hindi. Ayun. Oh, sino pang sasagot nung ano? Cult, religion and spirituality. Clancy, ikaw ang wide reader eh. Clancy. Brad. Nako, away yata. Away. Lang Broccoli, yung ano pala dyan Broccoli kasi nandiyan si Clancy, di mo mahilig yan siya sa Joe Rogan experience. Kasi ako mahilig din. Yung ano din, isa sinasabi palagi ni Joe Rogan, yung mga religion Broccoli is founded na yung kanilang mga ninuno, mga pinuno ng mga religion na founder, ay sila ay nag-ano ng tinatawag na hallucinogenic ano mushrooms Broccoli. Oh. Yun lang nag-ano daw nag DMT yung meron tinatawag na daw. Ayahuasca, yung ayahuasca na tinatawag nila na sabi ni Joe Rogan ay doon sa kanyang podcast ano yun daw mga ancient people kagaya ng mga nasa tribo Broccoli lalo na sa mga Amazons ganun pati na rin daw yan sa mga bandang Middle East ay usong-uso daw talaga noon yung pag-take ng ayahuasca. Yung parang droga yan, Broccoli, na pag once na i-take mo yan, talagang tindi ng maiisip mo. Yung makakakita ka ng alien, makakakita ka ng mga angel. Parang yun na ang conclusion nagsumulat ng aklat noon na binabasa ni Joe Rogan na ang conclusion niya is yung mga religion is founded dahil yung mga leaders niyan ay nag-take ng mushroom. Kumbaga yung mga concept nila about spiritual, mga angels, ganun, mga gods, nagmula doon sa pag-take nila ng ano, yung mushroom, yung epekta ng yung hallucinogenic ano daw na yun, Broccoli, na nagkaroon siya ng spiritual enlightening. Ganun. Naisip ko diyan, Badlon, si Moses.
Moses. Yun. Nakita niya yung burning bush. Oh, putya, taga, umaapoy yung ano. Punta ako dyan, tanggalin ko chinelas ko. Nasingot niya yung ano, nasingot niya yung usok ng burning bush. Hindi namamatay yung apoy, putya. Wow, heavy. Yun daw yung Rocoli yung sinasabi kasi merong sinang tinalakay si Joe Rogan eh, about dun sa yung isang scholar si Dante, nakalimutan, Dante Allegro yata ang pangalan nun. Nagsulat siya ng aklat. Ito si Dante Allegro, ano ito eh, expert to siya sa Rocoli sa Dead Sea Scrolls. Biro mo yung Dead Sea Scrolls, siya lang yung parang pinakamatinding nag-aral tungkol sa Dead Sea Scrolls, parang siya ang expert Rocoli pagdating dun. Ngayon, sa pag-aaral niya sa Dead Sea Scrolls, si binasa niya yon, tapos na-interpret niya, na-translate niya. Ang conclusion nito ni Allegro Broccoli, na yun palang Christianity is founded by people na tantitake ng mushroom. Yung apokalipsis lang eh. Diba? Si Juan. Juan ano nakita dun sa pulunang Patmos eh. Hindi naman nag-exist yun. Diba? Yung Revelations. Pag mag-take ka ng DMT, maintindihan mo kung paano nasulat yung Revelation. Alam ni Clancy yan. Yep. Yun ang naging revelation sa akin eh. Okay, gets ko kung paano nasulat to. May idea na ako. Yun yung sinasabi ni Orb dyan. Si John Marco Allegro yun. Dante Allegro. Allegro. Siya yung scholar nga ng Dead Sea Scrolls. Dekada nilang inaaral. Ang naging theory niya, conclusion or and theory in a way, kasi hindi na natin ma-prove or disprove yun eh. So theory in a way, na maaaring yung early Eleusinian mysteries, yun yung psychedelic group sa ancient Greece. Sila yung nag-compile nung ano, tapos yun ang inadapt ng Roman Catholic. So secret group yon dati kasi bawal yan eh. So magti-trip sila, inom sila ng wine na laced ng ergot, which is psychedelic. Essenic community yan, di ba? Yung essenic. Opo. Tama. Tapos, so yun naging conclusion niya, which is, in a way, kung titignan mo yung mga available na evidence, may malaki possibility. Yes. Kasi na-trace din nila yung mga old jars na may lace nga ng psychedelics even sa Egypt. So, yeah. Tapos gumawa sila ng ano, compilations para sa ano, parang style ng mga esoteric group din, mga Masons, gagawa ka ng ano eh, ng ritual. Kasi yung ritual yung magpapatagal ng tradition, hindi yung parang ganito lang, wala tayong ritual. So, meron silang mga ginagawang ritual. Kasama nga yun yung pag-inom. Mga titrip balls siguro sila saka sila magsusulat ng kung ano-ano. Which is, ano naman, compile sila mga good ideas. Karamihan ng mga philosophers sa ancient Greece, ayun, nagtitrip balls yung mga yun. Ayos. Ang pangalan pala, Broccoli. Broccoli, ang pangalan pala nung libro ni John Marco Allegro pala, The Sacred Mushroom and the Cross. Yung aklat niya. Yes. Yung aklat niya. Na ang maganda yung book na yan. Sinasabi niya dito na yung palang Christianity pinabuo sa pamamagitan ng mga nagtitake ng mushroom. Yung ano. Nakita ko yan, yung book na yan. May mushroom. Kasi nga, meron ding mga Christian books. Ang dami kong libro dito, binigay sa akin ng tatay ng OIC. binasa ko rin konti. In-explain naman niya yung Christianity na, yun nga, meron daw Queen of Heaven. Yung mga ganun-ganun, mga totoo daw yung 24 na matatanda sa langit. Eh, ano bang evidence na totoo yun? Parang ano nga eh. Possible na din naman totoo yun. Pero pero may ibang meaning yun. Kung pwede ba magbigay ng ano perspective? Hindi siya ano. Sa akin, kung ako ang mag-interpret ng apocalypsis, hindi siya literal. Para sa akin kasi, ano yun eh, may halong political element yung book. Oo naman. Kasi ito. It was written during the time na heavily persecuted ng Roman Empire ang mga Kristiyano.
Romans ang mga nagtulat niyan eh. Panahon, oh. Panahon yun. Christians and pagans. Oh, okay. Tama yun. Saka ano, kaya para sa mga Kristiyano nun, heavily demonized ang institusyon ng imperyo ng Roma. Ganon. So parang may ibang meaning yung 24 ng matatanda. Apat na nila lang nabuhay. Babae na nakaupo sa buwan na dinadamta ng araw na may may 12 na between na nasa ulo niya na corona. May iba-ibang meaning yun eh. Siguro, maiintindihan yun ng mga Kristiyano nung time na yun. Pero as time goes by kasi, possible na nawala na yung meaning nun. Kaya subject to interpretation na lang yun ng mga mangangaral ngayon. Malas natin, natapat ka tayo kay Bes, ano? Niliteral niyo yung ibang part dun eh. Ay, oo, literal yun. May dragon. Sa gintong literal yun. Although, tinuturo niya rin na may spiritual din daw na meaning. Yung mga, hindi pwedeng ibigay sa atin, mga asus baboy tayo eh. Kanila lang. Ayun. Pero pagdating naman sa ano, sa benefits, may benefits din kasi ang religion eh. Parang nagkakaroon ng purpose yung buhay mo, nagkakaroon ka ng tungkulin, di ba? Napakasama na mawalan ka ng tungkulin sa iglesia. Oh, meron ka nga niligawan na sister, tapos eh papapiliin ka tungkulin o siya. Ang pipiliin mo tungkulin, ang daming ganyan. Nung kabataan natin, di ba? Oh, yun yung kaya takot na umalis sa religion dahil mawala ng purpose ang buhay. Pero hindi man totoo dahil tayo, umalis naman tayo ng napaganda pa nga ang mga buhay natin. Saka bro, hindi talaga ano, totally maalis yung religion. Kasi mahirap man itong tanggapin pero may mga taong matino dahil lang sa religion. Yung mga tao na nagsasabi na kung wala silang relihiyon, papatay sila ng tao, magre-rape sila, magnanakaw sila. Yung mga ganun. Para sa akin, ano? Para sa akin kasi, mas madali rin ituro sa tao kung ano yung mabuti at masama kung gagamit ka ng relihiyon. Sabi nga nung isang nakakwentuhan ko, mas madaling ipaliwanag sa tao na masamang pumatay dahil sabi ng Diyos. Kaysa ipaliwanag mo na masamang pumatay dahil bawal sa batas. Kasi pag sinabi mo kasi yung sabi ng Diyos bawal, tapos na yun. Takutin ka ba naman ng may impyerno ka? Siyempre, di ba? Kumbaga mas madali raw ituro sa tao yung mga ganun. Kumbaga mas madali mo raw mapapatino yung tao kung gagamitin mo yung religion. In some way, mabuti siya. Pero ano, ang tingin ko dyan, bilang ano, nag-iisip na, inihiwalay ka sa reality eh. Yes. Ang religion, isang dangerous yan tingin ko eh. Pag ina-analyze ko. Doon pa rin, inihiwalay ka pa rin sa reality. Eh, mas maigi na yung malaman mo yung reality. Hindi ka paasahin sa ano, diba? Oo. Saka kailangan pa bang may magsabi sa'yo na masamang pumatay para huwag kang pumatay? Hindi ba innate na sa tao yun na kikilabutan ka kapag naisip mo yung idea na papatay ka ng kapwa mo tao for some reason. Tsaka ako sa antay ko na ngayon kasi diyan sa utos ng Diyos, sa utos ng tao, no, ng ating society, yung batas ng tao. Mas okay sa akin yung batas ng society natin, yung batas ng tao kasi nagde-depend kasi yung batas ng tao based doon sa pangangailangan ng community. Nung kung nasaan yung mga tao, kung nasaan yung kung saan siya nakatira. At the same time, na-enhance yung batas or na-amiendahan. Pwede mong baguhin depende sa pangangailangan. Ganun eh. Hindi katulad nung batas ng Diyos, pag sinabing ano, kung ano yung minutos ng 2,000 years ago, yun din yung ipapatupad ngayon. Di mo pwedeng baguhin kasi sabi nga, bawal daw dagdagan, bawal daw bawasan. Ano nang mangyayari?
Teka lang, basa mo tayo mga comment. Sabi ni Totoy Bibo, YouTube na naman. Sabi ko dito sa Facebook eh. Pambihira talaga, oo. ayan, eh, wala ka naman Totoy last time sa Facebook. Sabi ni Yumi Jin, agree, religion is danger. What? Dangerous. Sabi ni Real Rome, Idieska, problema nyo mga kaibigan, nagkukulang na kayo ng paniniwala sa Diyos dahil sa karanasan nyo. Ito sigurado, kapag nasa dulo na kayo ng buhay nyo, tatawag din kayo sa Diyos. Sa Diyos, sorry. Anong masabi niya doon sa comment niya? Sa akin, panakot lang yun. Marami na nagsabi sa akin yan. Si Bes, nagsabi niyan. Palagi niyong sinasabi yan, panakot. Ayun, oo. Tingin ko rin ano, yung sinabi ni Bes na yun, yun na ang umikot sa buong iglesia. Yun ang sasabihin din niya. Yung nagsabi, nagsabi niyan, alam mo, brother Rosie, no, naman, sunog na kami dyan sa salitang yan. di na epekto sa amin yan. Imagine na kayo nasa deathbed. Kasi ako, na-imagine ko na eh. Ang sasabihin ko lang sa sarili ko, kung totoo ka man, bahala ka na sa akin. Kasi hindi ko kinoclose sarili ko na wala talagang Diyos eh. Yun yung sasabihin ko. Pero kung ano lang, yung parang kung sa sarili ko lang, wala eh. Walang evidence, walang anything. But kung meron man, bahala ka na. Ganun. Pero hindi ako tatawag na, oh Diyos, ano, patawarin mo na ako, sana maligtas ako, sana, ano, bahala ka na po sa pamilya ko. Hindi. Laging may kung tsaka ano, tsaka bro, anong assurance mo ba pagka tumawag ka sa bangit ng alang ka, ililigtas ka? Wala. Di ba? Wala naman eh. Kasi ilang taon, ilang dekada ba pinanalangin na disibested that ng buhay? Oo. Sige nga. Ano nangyari? O yung nagsabi niyan, nailigtas ba siya nung ano? Pinahintulot ba? Dininig ba lang dyan? Eh, dami na nanalangin nun. Buong nga pati nalangin, umiiyak pa araw at gabi. Di rin naman eh. Di rin sila pinakinggan. O, di rin kayo pinakinggan. No? Ano assurance mo ngayon na ikaw, yung nagsasabi niya ngayon, na ikaw pag dumating sa bingit ang alanganin yung buhay, pakikinggan ka. Diba? Sino bang pinaka-hard sa atin dito na IT? Badlon. Ikaw. Kuya Talong. Wala siya eh. Ikaw sa deathbed mo. Anong sasabihin hindi mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi hindi mo naman alam kung anong mangyayari dyan eh. Diba? Kaya, yeah, kung, siguro, ang sinasabi ni bro, Broccoli eh, yung pag ano ka na, yung nahihirapan ka na. Nahihirapan ka na. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam anong reaction mo. Kasi alam mo, pag may sakit ng tao, iba na rin ang takbo ng utak nun. Iba na rin ang takbo. Oo, yun ang conclusion dyan. Kasi meron marang tinatawag nila na Broccoli na deathbed conversion eh. Deathbed conversion. Pero kaya kagaya ng sinabi nga ni Kuya Adel, eh kung totoo pala talaga na ang Diyos eh ano, kagaya ng mga sinasabi ng mga Christian, di ba, na gusto nila makapiling na daw si Kristo sa langit, bakit takot din sila mamatay? Di ba? Kung Christian ka, kung naniniwala ka, di ka dapat takot mamatay. Kung magkasakit ka, huwag ka na magpagamot kasi para mapadali ka sa pagpunta sa langit. Bakit sila eh gusto pa rin nila na mag-ano? Gusto pa rin nila magpagamot, gusto nila mabuhay pa, ganun. Eh di ba dapat hindi ka na ano? Kasi gusto mo mapadali, di ba? Mapapunta ka na sa langit. Ang ibig sabihin lang noon, hindi kayo mismo din sa puso nyo, hindi kayo naniniwala. Sabi nyo lang yan. Sinasabi nyo lang yan, naniniwala kayo. Pero in reality, hindi rin kayo naniniwala doon sa afterlife na sinasabi nyo. Diba? Ganun lang din yun. Kaya ano yan? It is na rin yata to siya na. Kibradlo. Ganun lang din yun. Yung bang, siya na pinaka-hard sa atin. Sabi ko nga kanina, ano ako, agnostic atheist. Pero pag nasa mood ako, agnostic theist ako. Depende sa kausap ko, mga kasama ko sa bahay. Na takot din ako umamin na agnostic atheist ako. Na ito, si Bad Oli, ano na to, atheist niya. Hindi ako atheist, ano lang ako. So, depende sa sitwasyon.
ako naman Bukoli, ang nasa ano ako, di ko talaga sinasabing, parehas mo ako na hindi ko rin sinasabi na wala talaga, ganun. Pero ang pinipresent kasi sa atin na ebidensya at ayon lang din sa nakikita natin, nagdudumilat ang katotohanan na kahit tumawag ka pa dyan, ilang beses na tayo tumawag, yung ating mga kababayan nananalangin, tayo mismo nananalangin, hindi naman nangyayari. Kung meron man sigurong creator Bukoli, kagaya ng sinasabi ng mga deist, yung deistic na paniniwala na may Diyos, kaya lang hindi siya nag-i-intervene sa affairs ng tao. That is more logical na kung maniniwala ka pa rin sa isang ano, sa isang deity Bukoli. Kasi nakikita natin noon nga lang pandemic nakalata doon kahit na yung mga iglesia, mga reliyon, nanalangin sila na mawala yun, hindi nawala May problema kasi yan, Badlon, yung deism na yan. Kung nag-exist siya, tapos hindi siya nangangailam, asan yung morality niya? Hindi siya... Wala. Yun na nga. Ano yun? He exists pero hindi siya tumutulong. Hindi siya nag-intervene. He is malevolent. Kasi isipin nyo, sino ba nag-invento ng konsepto ng tama at mali? Diyos ba o tao? Oo. Tao lang din. Paano mo masasabing mabuti siya o masama? Sumusukat tayo lang din naman ang nagsasabi nun. Nag-exist na siya bago pa tayo nag-exist. Saka parang wala na rin siyang pakialam. Sinubukan niyo bang manalangin ng ano? Na parang ako may supernatural man mag-intervene ka sa panalangin ko, sumagot ka. Minsan tinry ko yun. Magparamdam ka. Oo. Sumagot ka sa panalangin ko. Ang ano ko doon, ba't nangyari yan nung panahon nila Moises na tumawag sila sa Diyos? Narinig nila. Gideon. Sa ano natin? Oo nga. Si Gideon. Ba't sa panahon natin, hindi mangyari? Nakausap nila eh. May nakausap eh. Yung mga anghel. O kahit nga angels, di ba? Oo. Mag-intervene man lang sa panalangin kung panalangin ka, di ba? Yan na nga yung sinasabi ni ni Christopher Hitchens Bukoli. Kasi kagabi, nag-review ako doon nung aklat ni Hitchens na God is not great. Ang sabi ni Hitchens na ang nag-usap kasi sila ng mga evolutionary biologists, kaya nila Dawkins, nilang may ibang mga experts. Sabi nila, sa palagay ninyo, ilang taon na ang sangkatauhan, yung modern day humans, yung sinasabi ko kanina. Sabi nung iba, mga 300,000 years. Ang iba naman sabi 200,000 years. Sabi naman daw ng isa nakausap ni Hitchens, mga 100,000 years lang siguro. Sabi ni Hitchens, sige, granting na ang sangkatauhan ng modern day humans, ang Homo sapiens ay nag-exist 100,000 years. Sabi ni Hitchens, sa makatwid ang Diyos pala for 98,000 years nanood lang Bukoli yung mga ancestors natin, kinakain ng mga predators, namamatay sa mga sakit, namamatay sa lindol, namamatay sa mga trahedya. 98,000 years, nanonood lang ang Diyos, Bukoli. Nanonood lang siya. Tapos, pag 98,000 years, Bukoli, nag-decide siya, Bukoli, na mag-intervene. Sabi niya, oy, oras na mag-intervene ako dahil kawawa naman ang mga tao. Pinadala niya ngayon si Jesus Christ, yung kanyang anak. At doon pa niya pinadala, Bukoli, sa isang napakaliit na bansa doon sa disyerto sa Palestine. Sabi ni Hitchens, di ba nakakaano yun? Bakit doon pa niya pinadala? That time, developed na ang Chinese, developed na ang mga... alam mo kung bakit doon siya pinadala? Kasi yun lang yung nakita ng Virgin si Mary. Virgin sa mundo that time. Speaking of virgin birth, isa rin yan sa tinalakay ni Hitchens yung virgin birth, the absurdity of the virgin birth na sinasabi nila na immaculate conception. Tapos ang isa pa sa mga very absurd na teachings dyan is yung assumption yung si Mary daw ay iniakyat sa langit, body and soul. Yun, mga absurd na teachings yan ng yung sinasabi sa religion na paniniwala. Wala yata sa Bible yan. Wala sa Biblia. Yung mga kasi sa mga lang kasi yan, doon lang sa mga theologian yan ng yung Roman Catholic Church yan, yung conceptualized na ang nangyayari tuloy sa mga tao, naniniwala sa mga supernatural na kagaya ng mga milagro, kagaya ng pinakita doon, Bukoli, yung pina-share ko sa iyo, mayroon doon, naglilinya sila doon sa isang grotto ng Maria doon sa France na naglilinya doon mga may sakit na cancer, doon gagaling na sila, maghihilamo sila doon sa
sa parang tubig doon na umaagos na matagal na matagal. Sabi nung pare, ilang taon na, sabi ni Jokins doon sa pare, ilang taon, ano na ito, 600 years na ito eh. Pero ilan pa lang napapagaling? 66. 4,000 years. Perdon, last messages na tayo ah. Mahigit 2 hours na. Ah, sige, tuloy mo lang. Last one. Yun regarding doon, no. Ayun, yun lang yun, punto lang doon sa ano, sa virgin birth at saka doon sa sinasabi kanina na 100,000 years, walang ginawa ang Diyos, 98,000 years, eh nag-intervene siya. Tapos doon pa niya nilagay sa isang napakaliit na lugar doon sa disyerto sa ano, mm-hmm. sa Palestine. Tapos doon daw ano, yun yung ano sinasabi nung aklat ni Hitchens. Ngayon, ang akin lang sinasabi, babalik ko lang, yung religion para sa akin, Bukoli, ginawa lang yan ng mga ancestors. Parang some sort of a coping mechanism dahil noong unang panahon, kailangan ng mga tao na paliwanag sa mga injustice, sa mga kamatayan, sa mga things na hindi nila maipaliwanag. Wala pa kasing siyensya noon, kagaya ngayon, na naunawa na natin yung saan galing ang sakit. Kanila, Brokoli, eh meron silang parang konsuelo na huwag kayong mag-alalay ka dahil meron pa naman tayong makakabawi rin tayo. Hindi lang dito sa mundong ito kasi meron naman tayong Diyos na sinasamba. Siya na ang magbibigay sa atin ng hustisya at siya na rin ang magbibigay sa atin ng sarap na ating tinatamasa. Diba? Tatamasain sa buhay na walang hanggan. Ganun lang yung pananaw ko, Brokoli. Sige, salamat sa ano. Sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Sige, last message, potential. Yeah. Ayun, so, message ko lang, walang masama kung gusto mong magreligion. Ang importante, huwag mong kakalimutan yung sarili mo, yung saka yung mga taong malapit sa'yo. Kung yung religion mo, ihiwalay ka sa mga taong importante sa'yo, yung ihiwalay ka sa, kung pagbabawalan ka ng religion mo, natuparin yung pangarap mo, kung pagbabawalan ka ng religion mo, na gumawa ng mga bagay na wala namang masama, pero gusto mo, itigil mo yon kasi kulto yon. Hindi masama ang reliyon per se. Ang masama, sumama ka sa isang kulto na ang gagawin lang ay abusuin ka at kunin lahat ng pwedeng kunin sa'yo. Buhay mo pati pera mo. So, masasabi ko, okay lang maging Kristiyano, okay maging Muslim. Basta, wag niyong masyadong ubusin yung sarili niyo sa reliyon. Wag niyong isasaalang-alang yung mga pangarap niyo sa buhay. Wag niyong isasaalang-alang yung mga mahal niyo sa buhay. Wag niyong isasaalang-alang yung pag-aaral niyo lalo na dahil lang sa reliyon. Yun lang. Amen. Amen. Carlos. Ngayon sa akin ano, masabi ko lang gawin niyo yung mabuti. Pero wag niyo yung ano yung reality. Wag niyo parang isipin niyo rin yung reality. Yun lang. Okay. Kuya Del Rason. sa akin lang ano, yung mga nandiyan sa loob sa MCGI pa na nakikinig ngayon ay ang advice ko lang namin sa inyo, okay, sige lang, kung enjoy nyo dyan, de, tuloy nyo lang. Hindi lang kayo maging panatik. Agay ng ginawa namin noon na lahat ipinagpalit namin alang-alang sa iglesia, kaya bandang huli, nga kami na pag-iwanan. Tsaka isa pa, Bro Oli, ano ka lang, may nag-message kasi, okay lang, basahin ko lang to. Konti lang naman to. Itong comment naman yun sa topic, kanya reaction is, may take about religion after 30 years in MCGI. Sa mga taong hindi religious, I see that they are open to discussion and they are open to change mind if needed. They have freedom na maniwala. Unlike sa religion, pilit na ipapatanggap sa iyo ang doktrina at pasusunurin kang sumunod sa gusto ng tagapagturo mo. Sa religion, nakaka-stress, parang lagi kang may kasalanan. Lagi kang nag-iisip sa bawat nagagawa mo. Nakaka-cause ng anxiety and fear, takot kang lagi na baka mapunta ka sa hell. Religion, put your life in a box. It's a dangerous trap. It's not freedom. It's like being a robot following orders. My advice to your listeners is to open their mind. Don't be afraid to questions or to ask questions to your pastors and don't be afraid to be wrong. Facts and truth are not afraid of
ano ba to, questions. Truth welcomes questions. The more you question truth, the more it becomes true. Basta yun, binabasa ko lang. Yun nga, si Kuya Dami nag-message. Yan. Sabi ko lang. Exactly, that is my point. 30 years sa, ano yan, sa MCGI. So, yan ang take niya sa religion. Hello, kay Brad Dami. Ko lang. Ayun. Okay na ba? Kuya Adel, Razon? Okay na, okay na. Thank you. Sige. Isa-isayin ko lang sa screen. Brad Camilo. Andyan ka po. Brad Camilo. Hello. Oh, yes po. And nasabi na marami yung ano eh, no, danger ng religion. You know, dagdag na lang sa akin. Yung sa aking ano, opinion dyan. Ang religion, pinagmumulan ng ano, ng maraming tunggalian yan at hatian ng sangkatauhan hanggang sa dumating sa digmaan, ganyan. Madating tayo sa mga ganyan dahil sa religion. Tapos, mula nung ang purpose na yung paggawa ng religion, eh, lagi ko na rin nababanggit, yung pag-control na sa mga tao para ma-manipula ng nagahari sa lipunan kung ano yung gusto nilang ipagawa sa mamamayan. Yan yung mga isang danger dyan. Mga danger dyan. Na hanggang ngayon, nananatiling ganun yun. Hanggang sa dumadating sa mga maraming tunggalian yan. Dumadating sa tunggalian sa kultura. Dumadating sa pagkakahati-hati ng mga bansa. Dumadating sa mga digmaan. And yun yung general na ano, pagtingin ko sa danger ng religion. Pero yung pinaka, pagka nandun ka naman sa religion, ang danger naman dyan, yung isip mo, parang kontrolado na, limitado. Imbis na na-explore mo yung sarili mo para lumago ka, lumago yung kamalayan mo, eh, siya yung laging nag-susuppress nito. Yun ang observation ko sa religion. Oo. Lagi niya sinusuppress yan. Maraming suppression ang ginagawa. Hindi lang suppression, pati exploitation. Madaming ano. Parang para ding politics yan na madumi. Ganun din yung religion. Pag nandiyan ka, medyo may karamihan. Pero sa iba naman, healthy yung ano, no? Dahil sabi nila, tumitino daw sila dahil sa religion. Para sa akin, siguro, dahil sa yung nagkakaroon sila ng moral awareness, ang tingin ko naman dyan sa moral awareness, noon pa, likas na sa tao na lumago yung moral awareness ng tao. Palago mula noong wala pang sibilisasyon. Hanggang tumatagal pa, unlad ng pataas ng pataas yung antas ng sibilisasyon ng katauhan, yung moral awareness natin, tumataas din. Lumalago na lumalago. Kahit walang relihiyon. Mm-hmm. Hindi dahil yan sa relihiyon. Ba, moral awareness ng mga Muslim, ng mga Buddhist, ng mga ano. Matataas din naman ang ano noon eh. Moral awareness ng mga 'yan eh. Opo, 'di ba? Not necessarily religion po. Oo. Sige po, kami lang. Hanggang doon lang yung ano. Yung okay. Iba nasabi na mga kasama natin, magaganda yung nasabi nila. Oo. Opo, salamat sa Diyos. Brad Clancy. Psychonaut. Hello. Ang take away ko lang sa mga nakikinig, maging ano, alisin nila yung ego at saka yung feeling sa pakikinig ng opinions ng iba. Ihiwalay nila yung person dun sa opinions or ideas. Hindi lahat nung umexit
ay automatically atheist or mapapasama. May maraming diversity of ideas na nandito, magkakaiba yung tao. But maging aware sa mga pitfalls tsaka red flags ng mga cults, potential cults or organized religion, kunin nila kung ano yung maganda sa Biblia. Recently may pinapakinggan akong book, yung Consuming Instinct. May correlation kasi hindi lahat ng tao rin, I would say na hindi kailangan ng religion eh. Some people kailangan siguro ng religion, walang oras mag-research, mag-ganun, kasi nakakakuha sila ng comfort dun eh. Camaraderie, friendship, meaning, ganun. Pero maging skeptic pag may kinalaman na sa power tsaka pera. Siguro kung tutulong man kayo, yung nasa tabi nyo na lang, direct. Siguro maging skeptic sila kung direct na kaibigan, kapatid sa pananampalataya, kalokal, 'di ba? Pamilya. Ika nga eh, bago mo baguhin yung mundo, linisin mo muna yung bahay mo. So, yeah, yun lang ang takeaway. Okay. Salamat sa inyo. Brad, Camilo, pa-mute po muna. Medyo may ugong. Brad, mission. Christiana. Hello. Okay. So, ang takeaway ko lang is, para naman dun sa mga nandiyan pa sa loob, huwag kayong masyado magpakapanatiko. Tama yung sinabi kanina na hindi lahat ng lumalayas dyan is napapasama. Ang katunayan niya, mas lalong napabuti. Isa ako dun sa lalong napabuti. Yun. Sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong dinidemonize, mensahe ito sa loob ha, huwag niyong dinidemonize yung mga ibang paniwala. Kasi unang-una, pagdating pa lang sa theological background, magkaiba kayo. Yan. At saka gamitin ninyo yung critical thinking ninyo. Pag yan ang ginamit ninyo, makikita nyo kung ano yung pinasok ninyo. Makikita ninyo lahat ng kalokohan. Gamitin nyo lang yung critical thinking ninyo. Makakalaya rin kayo dyan. Ilang. Tuloy lang ang buhay. Mas maganda ang buhay sa labas. Yun, no? Ilang po. Po. Salamat sa iyo. Toby, balagta. Hello. Rinig ako? Yes. Okay. Ibali itong message ko, matagal ko na rin gusto sabihin ito sa podcast. Sa totoo lang, marami akong nakikita, halimbawa, social media, forums, kahit saan pa man, ang sinasabi nila na the worst thing na nang, parang ang iwa nila parati is the worst thing na nangyari sa human history of religion. Ako, diwa agnostic, I disagree. Hindi yan ang pinaka-worst na nangyari sa human history. Ang worst na nangyari sa human history, kahit ugatin nyo, pag-aralan nyo ang history, is number one, hindi natin in-acknowledge yung rights na mag-nurture at maging mag-nurture, kasama, syempre kasama na din pagiging happy, mag-nurture ang estado ng kapwa mo tao. Number two, ang isa pa sa worst na nangyari sa worst human history, hindi natin in-acknowledge yung meaning o yung pinaka purpose ng ating ecosystem. Hindi religion. Kasi, yung ako nasabing ganun, ang religion naman, may mga, ano naman sa religion na mabubuti. Pero may mga tao lang talaga mapagsamantala na i-take advantage o i-take for granted nila yung kabaitan ng ibang tao o ng kapwa nila. Kasi kung sasabihin mong yan ang pinaka-worst na nangyari sa human history, to us politics. Pero ang purpose naman talaga ng politics is to govern, to allocate all the resources ng isang society and to maintain or stabilize yung kapayapaan and moral nito. So I disagree talaga na religion is the worst thing na nangyari sa human history. Kumbaga, disagree ako doon. Yan lang, broccoli. Okay, salamat sa Diyos, Brad Toby. Si Hare Krishna ba? Sasalta? Wala talaga. Baka si Brad King. Ayan, malis na siya. Brad King, ikaw ah. Sige, ako naman, last message. So parang naniniwala na ako
somehow, ah, sabi ko nga, minsan taste ako, minsan 80s, God did not create men. Probably, men created God. Para nga, makapag-adapt siya sa sitwasyon niya. Ba, yung deathbed ano, situation, nagkakaroon siya ng hope bago siya mawala sa mundo. Yan. To make himself feel good. So, okay din. Kaya lang, ano nga, pag hinukay-hukay mo kasi yan, yung creation story, magkakaroon ng bigger question. Who created the designer? Wala nang katapusan yan eh. Ang hirap ng ano, malulugaw ang utak mo dyan, kakaisip. Diba? Kung merong, kung something has to exist, should have matter, so may matter din ba yung creator? Something like that. So, ang hirap isipin ng mga yan. For me, religion, okay lang yan na nandyan sila. Huwag lang kayong maging extremist. Yun ang masama pag sumobra na kayo sa sobrang paniniwala mo. Tapos, yun nga, gamit lang kayo ng reason, logic. Kaya ako, okay din yung nagawa ni Bes eh, yung binasag niya yung superstition. Okay yun, nakatulong sa akin yun. Yung mga miracles, yan. Hindi naman talaga miracle yan eh. Wala namang divine intervention talaga. Most probably, hindi pa na perfect ng siyensya, kaya nagkaganon. So, it's not a miracle, it's just something that we didn't know yet. Yun. At saka, kung ang religion mo collects money, stay away. Ayan. Kung ano, halimbawa, kainan lang sa labas, sige. Ayan. Pero kung may abulo yan, ako, ayoko. I would stay away. But, ano nga, at the end of the day, kung yun yung lapat sa'yo, masaya ka nagbibigay dyan, kahit di mo nakikita saan pinupuntahan, go ahead. Ayan. We all have our stages in our lives. Like ako, last year, ano pa ako eh, fanatic pa ako last year eh. So, ayan. Maging patient din tayo sa kanila. Baka naman hindi pa sila tinatawag ng juice ngayon. Baka next year, kasama na natin sila sa tunay na paglilingkod sa juice. Joke lang. Parang si ano, Bukoli, parang si Apostol Pablo, nang uusig dati. Diba? Binulag, tinawag. O, diba? Malay mo. Oo. So, we don't judge them. Baka si Totoy Bibo, next month, ano na. Yung mga best friend din ni Toby, sila Will Jackstone. Diba? Jesus Alatang. Atak MC, ex-MC. Siya rin yata yun. Pwede. Isang tao lang yata yan. Ayun. Sa lahat ng bagay, may kapanahunan. Sabi sa Ecclesiastes. Ayun lang. Sana yung mga nakikinig, may natutunan. Any promotions, guys? May website ano ako, pwede? salamatsajuice.com. Uh-huh. Follow and like sa Facebook, Broccoli TV. Feliz anibersar sa Teacher Reddit. Feliz anibersar sa Sitio Reddit. Brazil. Pati nyo mga kasama natin. Yeah. Sa ano pala, Discord. Local ng Discord. Local ng Discord, local ng Reddit. Tag natin yung mga yan. Maraming nakakatawa dyan sa local ng Discord eh. Kung ano-anong mga ano dyan. Sino nagpo-post dyan? Message nyo na si Broccoli kung gusto nyo sumali sa Discord. Masaya doon. Oo, doon yung makikita pala ang mga nakakatawang emoticons sa buong buhay ng nyo. Doon yung makikita lahat ng mga nakakatawang emoticons sa buong kasaysayan ng buhay nyo. Saka yung mga kapatid na nagdududa doon. Meron doon, mga chismis, lahat. Oo, masaya lang tayo. Ipag-anyaya nyo yung ating pamamahayag, mga kapatid. Pamahayag. Ipahayag ninyo. Mag-imbita po tayo ng mga bisita. May nag-comment kasi. Sige, Carlos. Sorry. Dali nyo po sa local na Reddit. I-ano nyo po, i-plug natin yan para tuluyan ng malusaw at malugaw.
Iglesia. Puro kayo paninira. Yan. Kasi sabi nung isa sa Reddit, ba't yung si Brad Oli, ano, wala nang substance yung mga pinagsasabi niya. Oh. Eh, dito ba sa episode na to, wala kayong natutunan? Meron naman yun siguro. Anong substance yun? Ano lang yung chismis? Pa intro lang yun, intro. Para lang masaya. Intro pa lang. Eh, ayun. Pero wala tayong connecting. Hindi tayo nangaral. Ano, kikwentuhan lang tayo. Saka ano, wala, hindi po kami tumatanggap ng ano. Ibulo yan. Ibulo yan. Ibulo yan. Sana wala na ba si Kuya Adel? Sana ba si Kuya Adel? Wala na. Ayan. Ano na? Pasalamat na ba? Sabado ngayon, di ba? Oh, 5 p.m. Yung mga dadalo, dumalo na. Nag-aantay tayo na ano. Titignan natin yung mga sablay. Get ready sa mga ABP story of may tatanong lang ako. Sige pa, sino ta? Camilo. Ay, umuulan. Ay, yung, maingay, yung, maingay. Oo nga, maingay, may ulan eh. May tights na ba ang ano ngayon, MCGI? Wala po, wala. Ayun, yung nakita kong, yung pinasa ko sa iyo na ano, pinasa ko sa iyo na picture. Galing sa local nila. Ay, si anong gumawa nun? Si Mac. Si Mac ang gumawa nun. Okay, okay. Pamute, pamute bro. Ang ingay, ingay. Sino tong Brad Romel? Brad Romel. Romel? Real account yata yan. Full name. Ano ba yan? Sige, bati ka muna, Romel, before we end. Romel lumungsod. Baka po uli akala niya pasalamat to na link. Baka akala niya ito yung link sa pasalamat. Mag-attendance ka po. Brokoli. Shout out daw kay ano kay Robly. Nakikinig siya sa ano sa YouTube. Nakita ko na. Robly. Hello Romel, Brad Romel. Hello. Brad Romel. Mali po kayo na napasukan. Hello po, baka mali yung na-click mo. Nagkamali po yata kayo napasukan ng link, kapatid. Masi-sensor kaya yan? Baka kasi walang consent ng kapatid eh. Huwag inano natin. Hindi. Okay lang. Okay lang. Sige. Sige guys, attend na tayo ng Thanksgiving. Ay hindi, alis pala ako. Sige, sana may natutunan kayo. I'll see you guys next week. Sige. Bye. Bye-bye. Okay. Shoutout sa local lang Reddit malapit na mag 2.5k subs ano? Yon. Members. Yon. Shoutout lagi doon. Okay, God bless. Bye-bye. God bless.